Maganda gabi sa inyong lahat. Bago tayo dadako sa ating pag-aaral, ngayong gabi tayo po muna ay yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming Banal, sa gabing ito, Panginoon, nais naming ipagkatiwala sa inyong mga kamay ang bagong paksa naming tatalakayin patungkol sa Iglesia ng Sardes. Panginoon, maraming mga kaibigan na naghihintay sa topic na ito. Naway, habang aming ipagkaloob ito, inyo kaming pagpapalain. Aming hinihiling ang banal ninyong espiritu na siyang mga ngasiwa sa aming kalagitnaan. Pagpapalain ang gawain ng ministeryong ito. Pagpapalain ninyo kami ni Serwin at ako, ang aming mga pag-iisip at ang aming mga dila ay ilaan namin sa aming paglilingkod sa gabing ito at aming hinihiling na inyong pagpapalain din ang lahat na manunood sa YouTube, lahat ng nakikinig, saan man darating ang pabalitang ito. Magdadala ito ng pagkaunawa at makadala ng mga kaluluwa sa inyong paanan na handang maglilingkod, magtatapat hanggang kayo dumating. Salamat Ama sa pagdinig ninyo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kumusta po kayong lahat at kami nagpapasalamat na muli naming matatalakay ang panibagong paksa sa isa sa pitos iglesia. Dito na tayo sa ikalima, ang iglesia ng Sardes. At kumusta po kayong lahat? At ito lang ang aming gawain. Minsan hindi namin masunod-sunod magawa sapagkat maraming mga gawain din. Hindi naman kami full-time sa aming ministry. Kaya minsan may mga topic kami na matatagalan. Pero hintayin lang ninyo, tatapusin namin ang gawain ng Panginoon sa studyong ito. Ngayong gabi ating tatalakayin ang Iglesia ng Sardes. Na kung ating titingnan ang Iglesia ng Sardes, isa ito sa pitong iglesia at nasa panglima na tayo. At mayroon na lang tayong dalawang natitira. Kung ating titingnan ang mensahe ng Sardes, ito yung greetings ng Panginoon to the angel of the Church of Sardes. No, sabi niya, ito yung kanyang greetings sa iglesyang ito. Ang angel yan, isang mensahero. Ang mensahero sa iglesia ng Sardes, isulat mo ito. Pinasulat po ito ng Panginoon kay Apostol Juan habang kanyang inuutusan sa isla ng Patmos. At kung ating titingnan ang geographical location ng Sardis, ito po ang ating makikita. Nakikita natin ang Episo, Smyrna, Pergamos, Thyatira, at sa gilid ng Gianse, at sa east side. East side ating makikita ang Thyatira, at sa baba ng Thyatira ang Sardis. Kung ating titingnan din ang remain, kung saan ang mga lugar, kung saan ating makikita ang natitira sa panahon natin ngayon, ito yung Sardes. Pagpasok natin sa lugar ng Sardes, mayroong isang malaking bulubundukin na ating makikita at ang taas ng bundok ay is around 6,700 feet mula sa ibaba. At sa baba ng bulubundukin mataas, mga around 1,500 makikita natin ang siyudad na dating siyudad ng Sardes. At ito po'y tinatawag, noon hindi yon Sardes ang tawag sa panahon pa ni Cyrus, no, sa panahon ng Persia. Iyon yun po ang sentro ng Lydian city ng Lydia, no? At ang Sardes noon tinatawag, it becomes the capital city of Lydian Empire sapagkat diyan po ang sentro ng Lydian Empire noon. At sa lugar na yan, yan po ang pinakamayaman na lugar sa kapanahunan nila, sa panahon ni Cyrus sa Persia. At ang ano niya, yan yung pinakamayaman na lugar ng Lydian Empire. At yun sa ngayon, sa panahon ni Jesus Christ, na bago po ang pangalan niya sa Sardes. At kung ating titingnan din o pag-aralan, kung sa mga iba pang mga remain, ito yung mga malalaking syudad noon. At kung ang ating titingnan yung gate niya, ito po yung forma niya, perpendicular na forma. Ito po yung pinaka-gate ng Lydian Empire na tinatawag. At mahirap po yung malusob ng mga kaaway. Kung ating titingnan ang larawan ng mga naglalarawan kung ano ang dating kalagayan ng Sardes, ito po yung kanyang larawan. Mahirap lusubin ng kaaway. Kaya nga, nababalot yan sa isang pader na kung saan hindi malulusob ng kaaway. Ngunit si Cyrus, pinag-aralan ni Cyrus paano niya
matatalo ang Lydian Empire sa kanyang kapanahunan, nagpadala po siya ng spy, pinamanmanan ang lugar ng Sardis kung paano niya tatalunin sa kanyang paglusob na ang Lydian Empire matatalo niya sa digmaan. Pero mapapansin ninyo, no, habang minamanmanan niyan ng sundalo ni Cyrus, isang gabi, isang araw, habang nagkukwentuhan ang dalawang sundalo, no, sa tower ng lugar na 'yan, ay mayroong ang isang sundalo nahulog ang kanyang helmet. Nung nahulog yung kanyang helmet, binamatsyagan ito ng spy kung saan dadaan, sapagkat wala silang nakikitang daan nung tinitingnan nila yung pader. Pero nang nakikita nila, no, nakikita nila ang sundalo ay dumaan sa isang daan at kinuha niya yung kanyang helmet at nagugulat yung spy na ito pala ang sikretong daan paano makapasok sa loob ng syudad. Kaya nga ay nalaman nila kung paano nila lulusubin at nilusob yan ni Cyrus at ang kanyang mga kasundaluhan at sa taong yon na natatalo ang Lydian Empire sa kanilang kapanahunan. At mula noon, hindi na naitatayo muli ang syudad na yan at sa panahon ni Jesus Christ, sa panahon ni Juan, sa panahon ni Apostol Pablo na siyang nangangaral doon, ay ang pangalan sa lugar na yan ay tinatawag na Sardis. Ating pag-aralan din sa gabi at maraming mga manunulat na kung saan mayroong kuwent na ginagamit, mga barya na ginagamit sa pagbili. Ang mga manunulat ay pinaniwalaan nila na kung mayroong mga kuwin na ginagamit sa buong daigdig, sa buong mundo, ay sa lugar ng Sardis nagmumula ang unang mga kuwin na ginagawa bilang ginagamit pambili. At kasunod, ating pag-aralan din ang identification sa sumusulat sa aklat ng Sardis kung paano pinakilala sa Biblia ang sulat kung saan ba ito nanggagaling. Pag ating titingnan ang chapter 3 verse 1, "This thing see who has the seven spirit of God and the seven star." Kung ating unawain, kung ating titingnan ang chapter 3 verse 1, sabi niya ito ang mga bagay ng sinasabi ng mayroong pitong espiritu ng Diyos at pitong bituin. No, kung ano bang ibig sabihin ng pito, no, palagi ko na itong ano, pag magbabanggit ang Biblia ng seven spirit of God, ito po ibig sabihin, that is signifies complete power of His Spirit. At bilang mga mananampalataya, ang isang mananampalataya na walang Espiritu ng Diyos ay wala pong kapangyarihan. Ibig sabihin, kapag magpapadala siya ng sulat, ay siya ang pinanggalingan ng pitong Espiritu na nagbibigay buhay sa bawat iglesia. At sa totoo lang, ang iglesia patay kung wala ang Espiritu ng Panginoon. Ang seven spirit signifies the complete power of His Spirit. No? At ano naman ang sinisimbuluhan sa seven star? Nagsimbolo po ito ng mga mensahero sa pitong iglesia. Ang buong kasaysayan ng iglesia mula sa Epeso hanggang sa Laodicea, hawak po sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapag titingnan natin ang kanyang larawan, siya po ang may hawak ng pitong bituin. Now, ngayon, ating titingnan ang kasunod na talata. Ito po yung masusulat natin sa 3 verse 1. Sabi niya dito, ang kondisyon. Ano naman ang kondisyon sa iglesyang ito? Ating titingnan ang kondisyon ng iglesia. Ito po yung nakasulat sa 3:1. "I know your work, that you have a name, that you are alive, but you are dead." Sabi niya, ating palaging mapapansin yung pinaka-keyword sa bawat sulat sa bawat iglesia. Kung mayroong sulat ang Panginoong Hesus sa pitong iglesia, bawat iglesia ay tinitingnan ni Jesus Christ ang kanilang mga gawa. "Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw mayroong pangalan, na ikaw ay buhay, ngunit ikaw ay patay." Na, kung ating titingnan, kakaiba ang kalagayan niya. Ang kanyang pangalan, buhay, pero ang tunay niyang kalagayan, siya po pala ay patay. Kung ating pag-aralan ang pitong iglesia, dalawa pong uring iglesia dito
kung saan ang Diyos hindi nagbigay ng papuri. Ang iglesia, kaya nga, two churches that receive no praise. Ang una ay ang Sardis. Kung ating titingnan, hindi pinupuri ng Panginoon ang kanyang mga gawa. Kasi ang iglesyang ito, ang kanyang pangalan niya, siya ay buhay. Pero ang tunay niyang kalagayan, siya ay patay. Ganon din sa Iglesia Laodicea. No? Ang Iglesia Laodicea, nagsasabing siya mayaman, pero siya pulubi. So, in contrast ang kanilang kalagayan. Anuman ang kanilang pinagmalaki, ay hindi ang tunay nilang kalagayan. Kaya kung ating pag-aralan din, ang, di ba, na subaybayan ninyo ang aking aral patungkol sa aklat ng Daniel, kung ating maunawaan ang Daniel 2, madali nating maunawaan ang chapter 7. Ganun din ang konsepto o paraan sa pag-aaral natin sa chapter sa mga pitong iglesia. Kung ating pag-aralan, kung ating titingnan ang kandilero ng Panginoon sa 7 candlestick, ito po yung magkakatuwang. Ang unang iglesia, kung saan ang Episo, ito po yung pundasyon ng iglesia. Ang chapter 2 at saka chapter 6, sila po'y magkakatuwang sa kandilero ng Panginoon. Kaya nga, ang ano dito, ang chapter 2 at saka chapter 6, ito pong iglesia na ang si Jesus Christ wala pong nasasabing mapupuna. Wala po silang kahinaan. Ang kanilang ginagawa, puro mabuti. No? Wala silang ginagawa na ano. Kaya ito pong iglesia na kung saan wala siyang puna na maipupuna sa iglesia. Ang chapter 3 at saka chapter 4, no, magkatuwang din yan sila. No, ganun yung ang mga doktrina, ang doktrina ng Nicolaitan at doktrina ni Balaam, at pagdating sa chapter 4, ang doktrina naman ni Jezebel pumapasok sa iglesia. At pag nating pag-aralan ang chapter 5 at saka chapter 7, dito naman ang dalawang iglesia na wala siyang maibibigay na papuri. Kaya mapapansin ninyo, ang pitong iglesia, katulad yan sa pitong kandilero. Magkakatuwang ang dalawang iglesia. Pero mayroon po itong magandang mensahe ang binibigay ng Panginoon sapagkat sa bawat iglesia, mayroon tayong matutunan. Atin titingnan ang kasunod na, kaya nga ating nakikita na ang Iglesia Sardis at ang Laodicea, sila po'y magkakatuwang. Ating pag-aralan ang Church Age. No? Ano bang taon nangyayari ang Iglesia ng Sardis? O, kung ating nakikita ang Iglesia ng Tiatira, no? Ang Sardis, ito po yung kanyang mga taon, kailan siya nagpasimula at kailan siya natatapos. Nagpasimula po ang Iglesia ng Sardis sa 1400 at natatapos po ito sa 1755. Ito po yung kanyang church age. Kung atin titingnan ang kasaysayan ng Tiatira, ang kasaysayan kasi ng Tiatira, yung church at saka ang estado, nagkakaroon ng union, at ang church ang siya ang namamahala sa estado sa panahon ng papacy, yung papal supremacy na ating pinag-aralan. Kasi ang papal supremacy nag-umpisa sa 538, natapos sa 1798. Ngunit itong iglesia ng Sardis, nag-umpisa siya sa 1400, natatapos naman siya sa 1775. No? At maraming mga nag-iisip, bakit ang Iglesia ng Sardis napapaloob sa pamamahala ng papacy? Kung ating pag-aralan, kaya nga, True Church in the Wilderness, kasi kung ating titingnan, ang Iglesia ng Sardis, ito po yung kasaysayan sa mga reformador. No? Katulad nila Martin Luther, nila Wycliffe, sa panahon ng papacy, sa panahon ng papal supremacy, sa panahon ng Dark Ages, sa medieval time, sumibol po ang Protestantismo. Kung ating papansinin din ang kasaysayan, kung ating titingnan ang sa buong sulat sa Iglesia ng Sardis, ang Pergamos at Tiatira, ating mapapansin diyan ang turo ng Nicolaita, ang turo ni Balaam at ang turo ni Jezebel. Pero napapansin ninyo, sa Iglesia ng Sardis wa hindi po binabanggit ang doktrina ng Nicolaita, ang doktrina ni Balaam, at ang doktrina ni Jezebel. Pero hindi po nangangahulugan na itong tatlong mga doktrina na sumisira sa buong kasaysayan ng Kristyanismo, sa totoo lang, ito ang sumisira sa kasaysayan ng Kristyanismo.
Nang ang Christian history, pumapasok ang doktrina ng Nicolaita, doktrina ni Balaam at ni Jezebel, ay halos lahat ng mga katotohanan ay naalis sa kasaysayan at kakaunti na lang ang natitira. Kaya nga, mapapansin ninyo, napakalaki ang problema sa iglesia ng Sardis, kaya nga yung word na Sardis, which that which are remain, kasi kukunti na lang ang katotohanan na natitira. Nang pumasok ang doktrina ng Nicolaita, Balaam at ni Jezebel, ito po'y nagsupplant sa mga katotohanan. Pumasok po ito sa iglesia at ito ang nagiging turo ng simbahan, ang katotohanan ay nawala. No? Ibig sabihin, sa panahon ng Dark Ages, that is the time of Christian paganize. Marami ang turo ng tradisyon, mga paganismong turo na pumapasok sa iglesia. Pero hindi nangangahulugan na sa panahon ng Sardis, hindi nag-exist ang mga turong ito. Kung ating titingnan, no, gusto kong itatopic ngayong gabi ang chapter 17. Ating natutunan sa daan sa nagturo ko sa nagdaang topic ko na ang tiyatira, ito po yung spiritual Jezebel. No? Kung saan ating mababasa sa chapter 17. Kung ating babasahin ang 17, gusto kong mayroong tatlo tayong talata na ating babasahin. Sa chapter 17 verse 4, the woman was arrayed in fourfold. Ito yung spiritual Jezebel, no? Sa panahon ng Dark Ages. Fourfold and scarlet, and adorned with gold and precious stones. And pearl, having in her hand a golden cup of abomination and filthiness of her fornication. Mapapansin ninyo ating nakikita ang larawan na ang iglesyang iyon, nakasakay siya sa hayop. At nakadamit siya sa purple at sa scarlet. Ito yung paboritong kasuotan ng mga obispo at mga cardinals. Mapapansin natin, at napapaliwanag ko niya, sa kanyang kanang kamay, may hawak na kupang ginto na naglalaman ng kanyang mga doktrina, no? Mga stones and pearl, having in her hand a golden cup full of abomination and filthiness of her fornication. Mga doktrina po yan ng simbahan na nagiging pinakaturo nila. Sa verse 5, ating titingnan ang verse 5, on her forehead a name was written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots of the abomination of the earth. Aking i-underscore dito na ang nakasulat sa noo ng babae, mapapansin ninyo na nang nakasulat sa kanyang noo, ano ang nakasulat sa kanyang noo na pangalan? Mystery Babylon the Great, the mother of all harlots and the abomination of the earth. Kung ating titingnan ang babaeng ito, kasi sa Apokalipsis, dalawang babae lang ang mayroon dyan. Ang unang babae na nagdamit araw sa chapter 12. At ang babae na nakasakay sa hayop, no, mapapansin ninyo ay na nakasakay sa hayop, marami din siyang anak. Ang chapter 12, mayroon siyang anak na lalaki. At ang lalaki, ang anak niyang lalaki umakyat sa langit at naghahari sa may pangpalo, the rod of iron. Mapapansin ninyo, umakyat sa langit ang anak niya, lalaki. Pero mapapansin ninyo dito sa chapter 17, isang babae na nakaupo sa hayop, pero ano ang kanyang anak? No? Mapapansin ninyo, ano ang nakasulat sa kanyang noo? Mystery Babylon the Great, the mother of harlots. No? Ang babaeng ito, marami po siyang mga anak. At ang mga anak niya, mga patutot din. No? I-underscore ko ito, tandaan ninyo ito, na ang babaeng ito, marami siyang anak. At sa gagabing ito, ating pag-aralan, sino ba itong mga anak ng mga babaeng ito? At bakit ang kanyang anak, mga harlots din? Kasi nang sumibol ang Protestantismo ay hindi po tumitigil ang kapapahan ay karamihan sa mga Protestantismo na sumibol sa panahon ng medieval times ng papacy nagiging anak din ng iglesyang ito. At inyo nang subaybayan na hanggang sa matapos aking subukang maidetalye ngayong gabi ay inyong matutunan paano ba ang babae sa chapter 17 nanganganak ng maraming mga anak ngunit ang kanyang anak hindi lalaki. Ang kanyang anak babae na mga patutot din. No? At ano din? And of abomination of the earth, nagbigay sila ng mga harlot na nagbigay sila ng abomination sa lupa. And I saw the woman, sa verse 6,
And I saw the woman drunk with the blood of the saint and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I marveled with great amazement. And I think, ano yan, hindi yan, hindi yan nakalagay sa Iglesia ng Sardis, ngunit sinama ko ito sa aking presentation kasi gusto kong ipapaliwanag ngayong gabi paano ba ang spiritual Jezebel nagkaanak ng maraming mga babae. Paano ba yan nagpasimula sa kasaysayan? At sino ba itong mga anak niya? Tutunghayan natin ito ngayong gabi at inyong matutunan. No, kung ating pag-aralan, ang kasaysayan ng Sardis, ito po yung kasaysayan ng mga, reformasyon sa panahon ng medieval time. Dito po bumangon ang Protestant Reformation. Ito po yung panahon na ang mga Protestante nagprotesta na sa ginagawa sa korupsyon ng kapapahan. At kung anyong nakikita yung larawan, ito yung si Martin Luther, mayroon po siyang 95 ka mga thesis, pag-aaral. No, tinapatan niya ang mga turo ng simbahan, pinatunayan ni Martin Luther na lahat ng turo ng simbahan, ito po'y non-biblical, ito po'y wala sa Biblia at ito po'y tradisyon at hindi po dapat susundin. Kaya nga, pinadikit niya, pinapako niya ang mga thesis na ginagawa ni Martin Luther. Ito yung mga reformador na bumalik po sila sa Biblia, no? Ngunit ang mga Protestantismong ito ay hindi nag... Ang unang mga Protestantismo noon, ngunit ngayon ay kakaiba. Magkakaiba ang Protestante noon at ngayon. Kaya nga, at paano natin yan? Ating titingnan ang problema ng iglesyang ito. Atin nang nalalaman ang kanyang kondisyon, dito tayo sa problema. Ano ba ang problema ng iglesyang ito sa Sardis? Kung ating titingnan ang problema niya sa verse 2 ng chapter 3, anong sabi ni Jesus Christ? Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found your work perfect before God. Anong sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, be watchful and strengthen the things which remain. Sabi niya, magmatyag ka, magingat ka, at palakasin mo, no, sabi niya, at patibayin mo ang mga bagay na natitira. Kasi kukunti na lang ang katotohanan sa panahon nila. Sa panahon ng Council ng Toulouse, ang Biblia sa noon sa panahon ng 10 or 11 century, pinagbabawal ang Biblia. Sinusunog, kinakonfiscate ang lahat na Biblia at wala nang natitira. At ang pinahintulutan lang makabasa sa Biblia ay ang mga clergy lang. Ang mga pari lang ang makabasa ng Biblia. Lahat ang mga laity o ang mga ordinaryong tao ay pinagbabawal ng makabasa sa Biblia. Na mapapansin ninyo, kukunti lang. Noon, mayroong mga 500 translation ang Biblia, ngunit sinunog lahat yon ang itinitira, Latin na lang. Kasi pinagbabawal sa publiko ang Biblia na mamahala ang papal supremacy sa panahon ng Dark Ages. Kasi ang Dark Ages, mula 538, natatapos sa 1798. Ngunit sa 1400, no, sa 1100, sumibol ang mga reformasyon. Kaya nga sa mga, ito yung sa kasaysayan, kung ating babasahin yung Centuries of Christianity, no, sa Concise History, page 58, kung ating babasahin, on the contrary, hordes of baptized pagan meant that paganism had diluted the moral energies of organized Christianity to the point of impotence. Now, anong ibig sabihin? Sabi niya, to the contrary, nung ang mga Kristiyano o ang mga pagano nagiging Kristiyano, no, kasi sa panahon kasi ng Pergamos, ang emperor nagpabaptize unto Christianity. Ngunit nang nagpabaptize sila, ang doktrina ng paganismo pumasok sa iglesia at nangangahulugan na ang paganism had diluted the moral energies. Ang dinidilute yung kanilang moral energies of organized Christianity to the point of impotence. Yung dati nilang lakas na dilute nang pumasok ang paganismo sa Christianismo. Sabi niya dito sa Church History, Century 2, Chapter 2, Section 7, ito yung sulat ng mga tala. Christianity became an established religion in the Roman Empire and took the place of paganism. Christianity, it,
existed in the Dark Ages might be tempted baptized paganism. So, ito yung ano nila. Yung mga manunulat na nag-aaral, no, ang Kristiyano nagiging Christian paganized, no? Might be termed the debaptized paganism. Kaya nga hindi nagiging nagiging mabuti ang kalagayan ng iglesia noong ang pagano nagiging Kristiyano. Kasi ang doktrina nilang pagano sa panahon ng papacy nakapasok sa iglesia at inalis ang katotohanan, kunti na lang ang natitira. Ngayon ako ang ating titingnan yung larawan, ito yung mga namamahala sa iglesia, yung mga prayli nila, no? Mapapansin ninyo, at habang sila namamahala, marami silang mga turo na pumasok sa iglesia. Anong mga turo 'yon? Pumapasok ang tradisyon. Yung ini-introduce din nila yung mga penance. Ano ba yung tradisyon? Atin na nalalaman yung mga tradisyon. Ang dating Sabado na utos ng Panginoon, pinalitan ng tradisyon, ginawa na nila ang araw ng pagsamba na Linggo. Pero sa panahon ng Israelita, sa panahon ni Jesus Christ, Sabat ang kanilang araw ng pagsamba, nang pumasok ang tradisyon, binabago na sa Linggo. Ano naman itong penance? No, ang penance, ito po ay ano, self-punishment for sin. Kaya mapapansin ninyo, na sa kasaysayan ngayon, na mapapansin ninyo pag Semana Santa, mayroong mga taong nagpapapako sa krus, mayroong mga taong nagpapalo, no, nagprosesyon, pinapalo, no, hinuhubaran, at mayroong mga taong naglalakad, nahubad ang mga paa, naglalakad sila papunta sa pinakamalapit na gruto. Saan ba yan nagmula sa kasaysayan? Ang sa kasaysayan yan, sa panahon ng medieval time ng papacy, tinuturo nila ang penance, no? At mapapansin ninyo, ay mayroon silang tinuturong purgatorio. Ang kaligtasan ay napakamahal, sapagkat kung hindi ka magbabayad sa iglesia, ay hindi malilipat ang kanilang kaluluwa sa purgatorio. Kaya nga, ano bang kahulugan ng penance? Tinignan ko sa inkarta, self-punishment or an act of religious devotion performed to show sorrow for having committed sin. Pero yan ba ang turo ng Biblia na ating saktan ang ating sarili para mapatawad ang kasalanan? No, that is human way of salvation. No, that is man-made na turo at hindi po yan turo ng Panginoon sa Biblia. No, duty to impose by priest. No, mga duty na ini-impose ng mga pare. Duty of religious devotion imposed by priest during the sacrament of confession in some Christian churches. Na mga mapapansin niyo, sacrament of some Christian churches in which person confessing to priest and to forgive after performing the religious devotion or duty such praying or fasting. Kung ating titingnan naman, ano ba itong indulgence? Atin naman pag-aralan itong indulgence sapagkat ito din pumapasok sa iglesia. Pumapasok ang tradisyon, mga penances, at saka indulgence. Ating pag-aralan ang indulgence. Kung ating titingnan sa inkarta, kinuha ko ang meaning niya sa inkarta, no, sa Microsoft inkarta. Sabi niya dito, ang indulgence, remission of punishment of for sin. A Roman Catholicism granting by the Pope of partial remission of time to be spent in purgatory or some other consequence of a sin in the Middle Ages, a practice of sealing indulgences grew up. Na mapapansin ninyo, mayroong panahon ng binibinta ang indulihinsya. Tinuturo nila sa iglesia na kapag mayroong mamamatay, hindi po siya aakyat muna sa langit, doon muna siya sa limbo-limbo, yung purgatorio. At kapag nandoon siya sa purgatorio, hindi siya malipat kung hindi mo babayaran ang kanyang kasalanan sa iglesia. No, anong ibig sabihin? Kapag mayroong mamamatay sa inyong pamilya, ikaw na buhay, kailangan mong magbabayad para mailigtas ang iyong pamilya. Kasi siya wala pa sa langit, wala pa sa impierno, nasa purgatorio pa. At kapag babayaran mo ang kanyang kasalanan, lilipat yan sa langit. Yan po isang kalukuhan na ginagawa ng iglesia. Yun po'y indulgences. At ano yon? At alam ninyo kung anong ginagawa nila sa pera sa kanilang kapanahonan? Ginagawa nila ng St. Peter Basilica. No, yun yung unang St. Peter Basilica. Marami pong mga ang ginagawa nila diyan ay galing po yun sa mga
turo nila na wala sa Biblia. Ano pa yung mga images? Ang mga tinuturo nila na ang mga tao ay magbigay galang sa mga santo, no? Kaya nga gumagawa sila ng maraming mga rebulto. Kaya nga mapapansin ninyo hanggang sa ating kapanahunan ngayon, ang mga tao kapag pupunta sa simbahan, hihipuin nila ang paa ng mga santo, hahalik. Kasi sa panahon ng medieval time, tinuro nila paano igagalang ang mga rebulto. Kaya nga, marami silang dinideklarang santo. Kaya nga, pinakamaraming santo papa na dinideklarang santo, si John Paul II. Kasi halos na iba't ibang mga bansa, nilagyan niya ng mga santo, kahit ang ating Pilipinas. Mayroon tayong santo na sa Pilipinas, si Pedro Calungsod, no? At yung isa pa. Ngayon ating titingnan din, yung hierarchy, tinuturo din yon sa kanilang simbahan. Yung hierarchy, a formally rank group. Na? At ito po'y formal grading of group. Organization group whose member arranged in rank. Kaya nakaano yon? Ang pare, mayroong mataas sa pare, no? Ang obispo, mayroon pang mataas sa obispo at arkobispo at mayroong cardinals at mayroong pang mataas sa cardinals. Kaya nga, yun yung mga hierarchy. Yun yung po ang organization, paano ginagalang ang mga leader ng iglesia. No? Ngunit sa panahon ni Jesus Christ, hindi po ganun ang katuruan. Sapagkat sa lahat ng mananampalataya, tayo po'y pantay-pantay. Kaya nga, kahit sa amin, kahit mga magkakapatid ay tatawagin na brother, sister, sapagkat hindi po, wala po tayong tinatawag na hierarchy. During the time of the church, sa medieval church, during the time the church was so corrupted the pool of superstition. Mapapansin ninyo, sa panahon ng medieval time, napaka-corrupt ang iglesia. No? Napapansin ninyo, siya po ang namumuno sa mga gobyerno, sa civil power. At habang pinamunuan niya ang civil power, marami siyang mga turo na wala sa Biblia at marami siyang tinutulong mga superstition. Ano ba? Kaya mapapansin mo ang mga Katoliko, ako'y Katolik dati, maraming mga pamahiin. No? Sa panahon ng Semana Santa, bawal kaming kumain ng karne. No? At maraming mga bawal na hindi dapat gagawin. Nalala ko, bawal nga kaming kumain ng malunggay kasi ang brahon ng malunggay na nalaglag. No? Sa panahon ng Semana Santa, maraming mga hindi turo. Yan ang mga turo na mula noon, tinuturo sa panahon nila at hanggang ngayon, daladala pa natin yung mga superstition na turo. People had been taught that in order to be forgiven, they have to do a lot of things. No? Para mapapatawad ito yung turo ng iglesia, para mapapatawad ang kanilang kasalanan, gagawin nila ang maraming mga bagay para maliligtas. Anong mga turo yon? Ating isa-isahin. Yung buying of indulgences, ating nakikita, no? Binibinta yung mga indulinsya, no? At ikaw na makasalanan, ikaw bibili. At ang pera ay ginagawa nilang basilika. At ano pang pangalawa? Climbing stairs with their knees. Mayroong mga hagdanan na ginagawa ang iglesia kapag ikaw ay makasalanan, ay aakyat ka sa hagdanan na nakaluhod. Ito yung pagpapahirap na kanilang ginagawa. Pangatlo, people bow down to statue. Kaya nga, marami silang ginagawang mga rebulto kasi sa panahon ng medieval time, tinuturo nila na saan mang lugar mayroong mga rebulto, tinuturo nila sa mga tao na igagalang ang mga rebulto. At hanggang ngayon, pinapractice yan ngayon. At ito yung mga paganong turo na pumapasok sa iglesia. People made long pilgrimage. At ang mga tao, mayroon silang turo na ang gagawin ng mga tao, mayroon silang panahon na mayroong mahabang paglalakbay. Kaya nga, mapapansin ninyo kahit sa ating kapanahunan ngayon, daladala ng turo ng mga Kastila na kapag mayroong ribulto na ilalagay sa bundok at kapag mayroong bayan dito sa baba, magkakaroon ng paglalakbay o maglalakad ka na hubad ang paa. Kasi ito yung
sakripisyo para mapapatawad ang inyong kasalanan. Ito yung mga katuruan ng iglesia during the medieval time. No? Pero people join monasteries and beat themselves. Inoobliga nila ang mga tao na sasali sa mga monasteryo at ipapaluin ang kanilang sarili. Kaya nga mapapansin ninyo na kahit sa ating kapanahunan ngayon, bakit pag Semana Santa mayroong nagprosesyon at saan yan nagmula? No? Ililista ng mga pari kung sino yung sasama sa prosesyon, ililista ng mga pari kung sino yung magpapapalo, sino yung magpapako sa cross. Nung ako'y sa Cebu City, no? Ay nanawagan ang pari kasi yung simbahan madaanan sa kalsada, sa Talisay, Cebu, ay madaanan sa kalsada. Kapag mag-traffic, maririnig namin ang busis ng pari. At sabi ng ang pari, sino sa inyo ang magpapapako ngayong Semana Santa? Kasi ililista namin ang inyong pangalan, no? Sino sa inyo ang magpinitinsya? Ililista namin ang inyong pangalan. Nakapila sila. Sinong nangangasiwa? Ang kanilang mga pare. Mapapansin niyo saan yan nagmula? During the medieval time, during the papal supremacy during sa kapangyarihan ng kapapahan, ito yung mga turo na pumasok sa iglesia. Lie themselves today without food. No, kailangan tinuturo din na sila'y nakahiga araw-araw at hindi sila kakain ng pagkain. At marami pang mga turo sa iglesia na wala sa Biblia. Pero ang mga katotohanan mananatili kaya na ang kabulukan o korupsyon ng iglesia, inaalis ang katotohanan, ngunit paano naman ang mga nagtatapat? Kaya nga, during the time of Sardis, sumibol ang reformasyon. Kaya nga, mapapansin ninyo, during the time of medieval papacy, sumibol ang reformasyon. Kaya nga, ang reformasyon, nag-umpisa yan sa 1400, natatapos sa 1755. Sumibol, ano ba? Would God's truth be trodden down forever? Ang katotohanan ba ng Diyos mananatiling maalis, no? At mananatiling yapakan ng mga hindi tunay na mga ngaral? Hindi yan mangyayari. Ano, sa lugar na ito yung dito po ang mga Waldens, ang unang mga sumibol na tumayo para sa reformasyon. At itong kabundukang ito nagiging taguan ng mga iilan na nag-treasure sa Biblia na iniingatan nila ang mga Biblia sa kabundukang yan. Sabi niya dito, but the path of the just is the shining light that shineth more and more unto a perfect day. Anong sabi sa Proverbs 4:18? Ang daan daw ng mga matuwid is a shining light that shineth more and more unto a perfect day. Sa panahon ng kadiliman ng medieval papacy, mayroong iilang grupo na bumangon at yung iilang daladala nila ang liwanag sa kabundukan ng ito at doon nila napipreserve ang liwanag ng Panginoon. The light of truth would penetrate the darkness. Sa lugar na ito ng kabundukan, ang liwanag ng katotohanan ay ang liwanag nagliliwanag sa kalagitnaan ng kadiliman. At sino ang unang bumangon sa reformasyon? Ito po yung kunting pulutong. Ito po yung tinatawag na Bible-believing Waldens. At ang kanilang leader, si Peter Waldo. Si Peter Waldo ay isang liman, isa po siyang negosyante, isang ordinaryong tao. No? Ngunit siya po ay mayroong kayamanan, ngunit ang kanyang kayamanan, nang nakikita niya ang korupsyon ng iglesia, at mayroon siyang kayamanan ay pinagsikapan niya na ang Bibliyang Latin maisusulat ito sa ordinaryong lingwahe at maibabahagi niya sa lahat. At sa ministeryo ni Peter Waldo, nakabuo po siya ng maliit na pulutong at tinatawag niya ang pulutong na ito na mga Waldenses. At itong mga Waldenses ay humiwalay sa karamihan ng mga tao. Nananahan po sila sa kabundukan, kanilang pinipreserve ang katotohanan ng turo. At dito sa lugar na ito, kanila pong sinusulat ang Biblia. No, ito po yung mga Hidden Waldensian Mountain Village. Dito po sila nakatira. No, humiwalay po sila sa Europa, no, sa
sa society ng Europa, doon po sila naninirahan sa kabundukan at pinagsikap po nilang sinusulat nila ang Biblia sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. At dito sa kuibang ito, dito po nila sinusulat ang Biblia sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. At dito sa lugar na ito, nakikita ninyo yung kuweba. Nandito pa ang mga sulat nila at napipreserve po ang lugar na ito hanggang ngayon. Mayroon mga iilan na mga kapatid namin na nakapunta sa lugar na ito. Ito po yung table that cap, Bible copyist table, no? Mababang ating makikita. At dito nila sinusulat ang Biblia sa pamamagitan ng kanilang kamay. Hindi lang nila sinusulat ang Biblia, minimumorize nila. Ang isang tao magmimemorize ng isang kapitulo. Na kung sakali alisin sa kanila ang Biblia, kaya pa nilang isulat muli ang Biblia sa pamamagitan ng isa na nagmemorize sa isang kapitulo. Ganun po nila napipreserve ang Biblia sa lugar na ito. Na mapapansin ninyo, sa panahon ng ang Waldenses, bumangon yan mula 10th century to 12th century. But sa 13th century, bumangon ang isang organisasyon, no, an organization created in 13th century, better known as the Inquisition. Nang bumangon ang Waldenses, ay ginawa ng kapapahan yung tinatawag na gumawa sila ng isang organisasyon, ang tawag nila the Inquisition. Ano po ang Inquisition was in every country of Europe, masusumpungan sa England, sa Pransya, sa India, sa South America, sa Mexico, at it lasted 600 years. If there anyone suspecting of heresy is in danger. Ano ba itong Inquisition? Kung ating babasahin, tiningnan ko sa Microsoft Encarta ang kahulugan sa Inquisition. Ito po'y tinatawag na Tribunal for Judging Heretics, a former organization of Roman Catholic Church established to find, question, and sentence those who did not hold orthodox religious belief. The Spanish Inquisition lasted until 19th century, was known for its harsh punishment and use of torture. Ito po yung tribunal judging heretics. Ano po ang ginagawa nila? Kapag ikaw ay mas magiging suspect na ikaw ay isang heretics, ay delikado ka. Sa anong mangyayari sa iyo kapag ikaw ay isang heretics, hindi sumusunod sa turo ng simbahan, ay sa lulusubin ang iyong tahanan, aalisin ang iyong, kung ikaw ay isang heretics, lulusubin ang iyong tahanan sa panahon ng gabi na ang mga nakadamit ay black. Dudukutin nila ang mayroong nagiging suspect sa heresy at mula noon hindi na makabalik sapagkat pinapatay nila ang mga heretics. At ito pa ang kanilang mga ginawa. Heretics were born at the stake and worse. Sinusunog nila sa poste na habang nagliliyab na apoy hanggang sila mamatay. Ito po yung mga punishment na kanilang ginagawa. Ngunit nang ginagawa ito ng iglesia, pinapatay ang lahat na hindi sumusunod, no? Ng mga heretics na tinatawag, pero itong tinatawag na mga heretics, ito po yung tapat na sumusunod sa Biblia. Kasi sa panahon ng mga Waldenses, nagpakunwari silang mga ngalakal. Sinusulat nila ang Biblia sa kabundukan, mga ngalakal sila sa kapatagan, at kapag mayroon silang pagkakataon na ang bumili ng kanilang damit, iiwan po nila ang Biblia sa kanila upang mababasa nila. Kaya nga mayroong mga sumisibol na ilang mga mananampalataya. Ngunit yung mga mananampalatayang sumibol, inaakusa ng mga heretics, dinukot, pinatay, sinunog. Ito po yung nangyayari. Pero mula sa pulutong ng mga clergy, sumibol ang isang reformasyon sa 1400. At ang unang sumibol, ang Morning Star of Reformation, sino ang tumayo? Nakasunod sa mga Waldens, tumayo si John Wycliffe sa England. No? At ang turo ni John Wycliffe, he brought people back to the Bible, back to God. Kaya nga, mapapansin ninyo, ang unang nag-translate sa Biblia mula sa Latin ay si Wycliffe. Kaya nga, mayroon po tayong makikitang The Wycliffe
ano, the Wycliffe Bible. Pero ang Biblia ni Wycliffe nasusumpungan na maraming errors. Kasi ito yung pinakaunang salin na ginagawa ni Wycliffe. Nang bumangon si bumangon ang Morning Star of Reformation. Bumangon si Wycliffe mula sa salitang Latin ay nila sa ibang lingwahe. Kaya nga ang unang Biblia na na-translate mula sa Latin ay ang Wycliffe Bible. At mula noon, no? Sumibol pa ang kasunod ni Wycliffe, sumibol si John Hus at si Jerome sa lugar ng Bohemia, si Martin Luther naman sa Germany, si John Calvin sa France, si John Knox sa Scotland, si Tyndale naman at si John Wesley sa England, at si Zwingli sa Switzerland. Ito yung iglesia ng Sardes. Kaya nga ang Sardes, ito po yung tinatawag na Protestant Reformation. Ang Sardis Church, ito po ay tinatawag na the time of Protestant Reformation. So sana na inyong naintindihan. Kaya nga mapapansin ninyo ang mensahe sa Sardis, no? Strengthen the things which are remain. Inyong pagtibayin ang mga bagay na natitira. Kasi nang pumapasok ang turo ni Jezebel, ang turo ng paganismo sa Christianity, halos lahat nawawala at kakaunti na lang ang natitira. At bumangon ang ilang mga reformador. Kaya nga, pero hindi lang ano yan, ang Protestant, ito yung dapat nating malaman. Nang nagprotesta ang mga Protestant against, kaya nga yung word na protest, yung Protestant from the word protest, kasi ang Protestant, sila po'y bumangon, nagprotesta sila laban sa kapangyarihan ng kapapahan. So ano po ang mga bagay na kanilang pinoprotesta? Ito po yon. Protestant develop fundament, ano, mayroong mga, ang mga Protestante dinidevelop nila ang mga fundamental principles and fundamental doctrines which pointed to His love, His grace that never had been done before and become their battle cry. Ito yung mga fundamental na principles ang kanilang ano. Ano ba yung mga fundamental principles ang ano nila? Yung na tinayo yung kanilang doktrina. Dito po ang mga maliban sa fundamental principle, mayroon ding mga fundamental doctrines at itong mga fundamental doctrines pointed to His love, pointed to His grace na hindi tinuturo ng kapapahan, na become their battle cry. Ano ba ang sigaw ng mga Protestantismo? Sola Scriptura. Ano bang ibig sabihin ng Sola Scriptura? Only the Bible above tradition. Bible and Bible only. Sola Gratia. Only grace. Sola Fide. Only faith. Sola Christus. Only Christ. Away from tradition, back to the Bible, back to faith, back to grace, back to the gospel and love of Jesus. Ang Protestantismo nagtuturo ng direct access to Jesus, no need to go to Mary, no need to go to the Pope and to the priest. Ito yung battle cry ng mga Protestantismo. Sinisigaw nila ang mali ng kapapahan. Hindi ito turo ng Biblia. Si Kristo lamang, ang kanyang grasya lamang, ang pananampalataya lamang. At ito yung sigaw ng mga Protestantismo. No, napapansin ninyo ito, napapansin ba ninyo mga kaibigan, mayroon pa bang sa palagay ninyo, mayroon pa bang Protestantismo ngayon na nagprotesta sa kapapahan? Inyo itong subaybayan, aking ituturo paano nababago ang turo ng kapapahan. Kung ating pag-aralan, ito pa yung kasunod. Sa nang sumibol ang Protestantismo, mayroon the Reformation have twofold discovery. Ito po yung dapat nating matutunan. Nang sumibol ang Reformasyon, mayroon pong dalawang na didiscovery ang mga Protestant. The discovery of Christ and the Antichrist. Na didiscovery nila ang Kristo na hindi pala ang turo ng Iglesia. Na discovery pala na ang inaalok na kaligtasan ay sa pamamagitan pala ng grasya. Sa pamamagitan pala ng pananampalataya. So that the centrality of their teaching ay is about Christ and about His salvation. No? Pero kanila ding nadidiscovery na nakikita nila sa kanilang reformasyon na ang kapapahan na nagtuturo ng mali, siya ang Antikristo. No? Nadidiscovery nila
na kung mayroong turo si Kristo, mayroon ding turo ang Antikristo at tinuturo nila ang papacy, the whole system of papacy is the system of Antichrist. No? Ang Protestant, stand for Christ and stand against the Antichrist. Ito po yung dalawang principle. Kung ating pag-aralan ang Protestantismo, mayroon po silang two pillars na kanilang nadidiscovery. Salvation by His unmerited grace, and papacy is the Antichrist of Scripture. Kaya nga ito yung nakikita ng mga reformador sa kanilang kapanahonan. Ito yung sulat ni Martin Luther. At ito po ay sulat ni sa ito po yung sulat ni Merle Udigny, History of the Reformation of the 16th Century, Book 6, Chapter 12, page 215. Ito po yung kanyang sulat. Luther proved by the revelation of Daniel and Saint John, by the epistle of Saint Paul and Saint Peter, the Saint Jude, that the reign of Antichrist predicted and described in the Bible was the papacy. Now, ito yung patunay na sa panahon ng Reformasyon ang tinuturo ni Martin Luther na Antikristo. Nang pinag-aralan ni Martin Luther ang aklat ng Daniel, ang Daniel 7, nang pinag-aralan niya ang Daniel 7, at nang pinag-aralan niya ang Revelation 13, at pinag-aralan niya yung Second Thessalonians, nakikita ni Martin Luther na mayroong Antikristo. At nung pinag-aralan ni Martin Luther ang Antikristo, kanya pong naunawaan na ang Antikristo sa Biblia no other than the system of the papacy. Kaya mapapansin ninyo, Luther proved by the revelation of John and Saint John, the apostle of Saint Paul and Peter and Jude, that the reign of Antichrist predicted and described in the Bible was the papacy. Pero ngunit nang tinuro yan, no? Mapapansin ninyo, ito po yung turo ni Martin Luther na ang simbahan na nagtuturo ng mamali, yan po ang Antikristo. There are message for Christ and against the Antichrist. Uulitin natin, ang turo ng Reformation, dalawa ang kanilang pillars. The message for Christ and against the Antichrist. The entire Reformation rests upon this twofold testimony. But what Protestant teaching in the past was no longer their teaching today. The Protestant have been lost in history. Na mapapansin ba ninyo, tatanungin ko kayo ngayong gabi, ang turo ba ng Protestantismo noon? Ito kaya ang turo ng Protestantismo ngayon? Ilan sa Protestantismo ngayon na nagtuturo sa Santo Papa na siya ang Antikristo? At kung ating pag-aralan ang kasaysayan, kung inyong pag-aralan ang iglesia kung saan kayo bilong na mga Protestant, walang isang Protestantismo ngayon na nagtuturo na ang buong sistema ng kapapahan ay Antikristo. Hindi mo yun mapapakinggan ngayon. At alam ninyo, sa totoo lang, sa buong kasaysayan ng maraming relihiyon, isa na lang ang sumisigaw na ang buong system ng papacy ay Antichrist, no other than the Seventh-day Adventist. Ito na lang ang natitirang Protestantismo sa kasaysayan. Bakit ito nangyayari? Sapagkat ang mga iglis, ang mga bumangon na Protestant noon, nagiging anak na ng babaeng spiritual Jezebel, at sila din ay nagiging mga anak na babae na nagiging patutot. At atin itong patutunayan ngayong gabi, sapagkat ito po ang nagiging kalagayan ng mga Protestantismo noon. No, subaybayan ninyo. So, mapapansin ninyo, taught by the Protestant that the papacy is the Antichrist. Ito yung turo ng mga Protestantismo noon, na ang papacy is the Antichrist. Sino itong mga nagtuturo ng bumangon ang Protestant? Kung inyong titingnan ang mga founder ng Baptist, no? Ang founder nila, anong turo ng kanilang founder? The papacy is the Antichrist. Ang Methodist, kung inyong titingnan ang Methodist, ang unang turo ng kanilang founder, ang papacy is the Antichrist. You know, ang Lutheran, ang Presbyterian, and was their
Ito yung turo nila 400 years ago. Pero ano na ang turo ng Protestantismo ngayon? Nagkakaroon na ito ng paradigm shift, nagkakaroon ng pagbabago, at mamaya ating pag-aralan kung bakit ito nagbabago. Kung ating titingnan ang mga Protestantismo noon, katulad nito, katulad sa eroplanong ito, kung bibigyan natin ang pangalan, ang eroplanong ito, pwede nating tatawagin the Protestant Airways. No? Ito yung Protestant, mula sa Vatican, mula sa Europa, lumipad ang eroplanong ito papuntang Amerika. Ngunit habang sila nasa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, nagkakaroon ng matinding storm. At dahil sa matinding storm, ay nagkakaroon ng diversion, changing course. At sinasabi ng kapitan ng pilot ng eroplano, nagkakaroon po tayo ng problema at hindi po tayo makakarating sa ating paruroonan. Nagkakaroon ng diversion road, no? Nagkakaroon ng diversion flight. At ito po ang nangyayari ng Protestant noon. Ang dating grupo na nagprotesta, bumangon para sa protest, nagpoprotesta agin sa kapapahan, nagiging anak ng Iglesia Katolika. Kaya napapansin ninyo, kahit kung inyong titingnan sa inkarta, sino bang papa sa kasaysayan na nanawagan na ang mga Protestant, tinatawagan nila ang lahat ng mga Protestant na babalik sa kanilang ina? Iyan po ang sinasabi ni John Paul II. No? Babalik na sila sa kanilang ina sapagkat sila ay anak ng Iglesia Katolika. Paano sila nagiging anak? Atin itong pag-aralan, subaybayan ninyo hanggang matatapos ito, ipapaliwanag namin paano bumagsak ang Protestantismo sa kamay ng mga Katoliko. At ang mga Protestantismo nagiging anak ng spiritual Jezebel. Kaya nga mapapansin ninyo, mayroong pangalan na nakasulat, no? Mystery Babylon, the mother of all harlots. Kasi ang dating Protestantismo noon, nagiging mga anak na babae na nagiging patutot. Ating pag-aralan, the Protestant Church had been diverted. Ating nakikita yung Protestant Airways, Protestant na aeroplano, no? Ating nakikita. At ano dito? The Protestants has been diverted. Ang kanilang paglalakbay, lumipad sila mula sa Vatican papuntang Amerika, kasi ang Amerika, ito yung lugar ng Protestantismo. Ngunit, nung nagkakaroon ng matinding storm, nag-change ang kanilang course, bumalik uli sila sa Vatican. Ito pong nangyayari sa kasaysayan ng Protestantismo. Diverted to another airport, it's totally lost its knowledge of history. Wala nang Protestantismo na nakaalam sa kasaysayan kung ano ang nangyayari ng kanilang pinagmulan. Knowledge of Reformation. Wala nang Protestantismo ngayon na nangangaral patungkol sa kanilang reformasyon noon. Wala nang knowledge of many murders that happened in the past. No? Knowledge why Luther and his companion wasted their lives. No? Mapapansin ninyo bakit si Luther ang kanyang mga kasamang mga Protestant pinatay sa kanilang kapanahunan. No, sila ni Jan Hus, sinunog sila. No, maraming mga Protestantismo na nagbuhis ng kanilang buhay. Pero anong dahil tinitingnan nila ang Santo Papa na Antikristo? Pero ngayon, mayroon ba kayong naririnig na isang Protestantismo na nagtuturo sa kakapapahan na isang Antikristo? Wala. Pero bakit yan nangyayari? Sapagkat ito ang pangyayari sa kasaysayan. And a new idea came to the Protestant Church that is totally different understanding of Antichrist. The whole new view, why and how did this diversion took place, atin itong pag-aralan ngayong gabi. Bakit ang bagong idea, ating pag-aralan, ang idea doon, ang kasaysayan ng Protestantismo noon, bakit iba ang idea ng kasaysayan ng Protestantismo ngayon? No, napapansin ba ninyo ngayon ang isang sikat na movement ngayon na gumagalaw sa buong mundo, yung tinatawag na John 17 movement? Ito yung grupo ng mga Protestantismo na nanawagan sa pagkakaisa. At sino ang nangunguna sa kanilang pananawagan ay ang Vatican. Ang Vatican nanawagan na ang buong mundo magkakaisa at ang buong Protestantismo ngayon nanawagan sa pagkakaisa.
At itong movement na ito is a dangerous movement. The 17, John 17 movement. Mamaya ipapaliwanag ko yan at kung paano yan nangyayari. Paano nangyayari itong idea ng mga Protestant nagiging totally different the understanding of Antichrist? Paano ba ito nangyayari? Kaya nga pag ating titingnan ang iglesia ng Sardis, kung ating babasahin yung verse 2, ating makikita sa verse 2, ating babasahin, "Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found your work perfect before God." Sabi niya, pag-ingatan at patibayin mo ang mga kakaunti na natitira, no? Na ano na, malapit nang mamamatay sapagkat wala akong nakikita na ano, perpektong mga gawa sa aking paningin. Ito yung sabi ng Panginoon. Paano ba ito nangyayari ng dating Protestantismo noon ay bumalik ang kanilang ano, suporta sa papacy ngayon? Mayroong dalawang konsilyo at ito po'y tinatawag na the Council of Trent. O kailan ang Council of Trent, ito po yung nangyayari sa northern part of Italy. Mayroon pong isang lugar ng Trent at dito po sinasagawa nila ang isang konsilyo at tinatawag po itong konsilyong ito na Council of Trent. Kung ating titingnan ang Council of Trent, ito po yung larawan, no? Ang Council ng Trent, mayroon pong ano, ang taon ay ito po yung dalawang council. Ang pangalawang council, ang Council of Vatican II. Ang dalawang council na ito, the Council of Trent and the Council of Vatican II, ito po yung nagpapabagsak sa pinaglalaban ng Protestantismo noon at bakit ang Protestantismo ngayon na bago. Ito po ang ano, ang Council of Trent, nangyayari po 'yan sa 1545. Ito po yung sa kasaysayan, natapos po 'yan sa 1563 AD, no? At ang Council of Trent, ito po yung tinatawag na the center of counter reformation. Kung mayroong reform ano, Protestant reformation nang nangyayari, ang simbahang Katoliko gumagawa din siya ng counter reformation. At ano po ang kanyang ginagawa? During that year, mayroon po siyang organization na itinayo. During that year, an organization was formed. A newly created group called the Society of Jesus at known as the Jesuits. No, itong isang organization na kanilang pinuporma, tinatawag nila ito the Society of Jesus. At sa panahon natin ngayon, ito yung grupo ng mga Hiswita, yung mga Jesuits, no? At anong layunin? Ito yung ano, kung ating pag-aralan ang mga Jesuits, ang kanilang paboritong kasuotan ay kulay black. At mayroon pong mahalagang papel na kanilang ginampanan paano nila pinapabagsak ang mga Protestantismo. No, ito yung Jesuits at ang pinaka-leader nila tinatawag po ito the Father General. No? At ang Jesuits na ito, no, founded with express purpose to destroy Protestant is their sole object in life. Nang itinatag itong mga grupo ng Jesuits, wala silang ibang purpose is to destroy Protestant and ano, their sole object in life. Wala silang ibang gagawin kundi wawasakin lang nila, gigibain lang nila ang ano, tinatayo na pinaglalaban ng mga Protestantismo. Pangalawa, to unite the world and bring it back to the papacy. No? Kaya nga, ang layunin kung bakit mayroong mga Jesuits ngayon, nagpasimula yan sa taong yan. At ang layunin nila ay i-unite ang buong sanlibutan na suportaan ang Santo Papa, ang kapangyarihan ng Santo Papa. No? Pangatlo, ito po yung layunin kung bakit sila itinatag. No? The Jesuits have an oath. Ito po yung tinatawag na Ferendi Cadaver. No? Ferendi Cadaver. Ang ibig sabihin po yan, no? Para po yung obey first before you complain. Para silang ano, be like a corpse when it comes to obedience.
what the Father General said, he would obey him without question. Kung ano ang sabihin ng kanilang power, Father General, ay susundin nila ito na wala ng tanong. So kung pagdating sa obedience, pagdating sa pagsunod, napaka-istrikto ang mga Jesuits. Kasi kung anong sasabihin ng Father General ay matutupad. For example, kapag mayroong kulay itim, no? Na ano, kapag sabihin ng kanilang Father General, itong kulay itim, sasabihin mo na ito'y puti. At huwag ka nang magtanong, ito'y kulay puti at hindi yan itim. At yung kulay itim, magiging kulay puti. Yan po ang kanilang ano, layunin kung bakit ito itinatag. At sa konsilyong ito, no, ito po yung pinakalayunin nila kung bakit ito nila binubuo. The group was set aside for a special commission to counteract the teaching of the Protestant. Isa lang ang layunin nila, kinumisyon nila, mayroong ang grupong ito, set aside for a special commission to counteract the teaching of the Protestant, especially their doctrine about the Antichrist. Para masisira nila ang turo ng Protestantismo, na ang turo ng Protestantismo na tinuro ang Santo Papa na Antikristo, ito ang grupo na sisira sa turo ng mga Protestant. Kaya nga, pinili nila ang dalawang Jesuits, ang una na nilang pinili na kinumisyon, walang iba, si Ignacio Loyola. At mapapansin ninyo sa iba't ibang mga lugar, mayroong mga university na itinayo ni, ano, kasi ang mga Jesuits, sila po ang nangangasiwa sa mga university. Kung mayroong mga eskwelahan ang mga Katoliko, ay pinangunahan ng mga Jesuits yan. At diyan nag-aaral ang kanilang mga teolohiya, ngunit ang mga nagtuturo ay ang mga Jesuits. No? At itong mga Jesuits na ito, kinumisyon ito na sisirain ang turo ng mga Protestantismo. No? Ating kung ating titingnan, pinili ni, sa ano, itong dalawang pare, dalawang Jesuits, si Ignacio Loyola at si Francisco Rivera. Ito po pinagkatiwala sa kanilang dalawa. Ang ito po ang sisirain nila ang turo ng Protestantismo, ito po historical predister at saka futurist. Si Loyola, pumilipit ang aking dila. Si Loyola ay siya po predister. Sisirain nila ang turo ni Martin Luther. Anong ibig sabihin? Kung si Martin Luther nagtuturo na ginamit niya ang Biblia at nung ini-interpret niya ang Biblia, tinuro niya ang Santo Papa na Antikristo, si Loyola ay mag-aaral din sa Biblia na kung ano ang pinag-aralan ni Martin Luther, ituturo naman niya kay Martin Luther na ang iyong interpretation ay mali. Sapagkat ang iyong interpretation, hindi yan tumutukoy sa Santo Papa, kundi tumutukoy yan kay Antiochus Epiphanes. No, ililihis niya ang turo ni Martin Luther para masisira ang turo ng Protestantismo. At si Rivera naman ay kanyang kinumisyon na magtuturo about the futures, no? About the future. Ituturo ni Rivera na ang Antikristo, hindi yan sa panahon ng papasi, kundi ang Antikristo, mangyayari yan sa huling kapanahunan. Mamaya, magugulat kayo kung ano ang turo ng Protestantismo ngayon, ay yan ang turo na ginagawa ni Francisco Rivera. Ating titingnan, mapapansin nito, ito yung tatalaga kay Loyola. Ito yung komisyon na binigay kay Loyola sa harap ng Santo Papa na kanyang gagampanan ang gawain na ibinigay sa kanyang kamay. No, bakit mayroong ano? Kaya nga, si Loyola, ipinili nila si Loyola at si Rivera pangtapat sa turo ng mga Protestantismo. Kaya mapapansin ninyo dito, Luther appeal was to submit the conscience directly to God through the Word. Mapapansin ninyo, ito yung apilan ni Luther was to submit the conscience directly to God through the Word. No? Mapapansin ninyo, ito yung turo ni Martin Luther na ang konsensya ay directly to God
through the word. But Loyola, ano ang turo ni Loyola? Drives was to submit the conscience to the papacy. No? Ignatian spirituality was to be achieved through spiritual exercises by substituting imagination and encounter theology for the reality of it. Mapapansin ninyo, ito yung pag magkatunggali ang dalawa. Ang turo ni Martin Luther ay ang tayo'y magpapailalim direkta sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, pero ang turo naman ni Loyola ay magpailalim tayo sa pangunguna ng Santo Papa. Ito yung kanyang turo. To achieve through spiritual exercises by substituting imagination and encounter theology for the reality of faith. Siya kasi naniniwala siya na ang Santo Papa, ito po yung binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na magiging kapalit niya. Ngayon ating titingnan, ano naman ang turo ni Rivera? Kung ating titingnan, si Rivera ay isang Jesuit from Spain. A brilliant doctor, he was commissioned to develop a counter-interpretation to what Protestants were teaching about the Antichrist based upon the Bible. Now, mapapansin ninyo, ang dalawang Jesuits na ito ay hindi sila ordinaryong mga Jesuits. They are brilliant and doctors. Mga doctor sila of theology na kinomisyon ng Santo Papa o pinatayo upang kukontrahin ang lahat ng turo ng mga Protestantismo. No? Pagtitingnan ninyo si Rivera, brilliant doctor. Kinomisyon sila para i-counter ang interpretation ni Martin Luther at patungkol sa Antichrist based upon the Bible. At kung ating babasahin ang sulat ni George Eldon Lado, kung ito yon isa sa mga Bible scholar, mga paboritong Bible scholar ng Protestant na nag-interpret patungkol sa secret rapture. At alam ninyo, yung turo ni Lado, no, ni Eldon Lado, ay hindi po yun, ang kanyang interpretation nanggagaling kay Rivera. Kaya kapag mayroong turo ngayon sa secret rapture, mag-ingat po kayo niyan, isa po yung delusion na turo, sapagkat ang turo niyan ay hindi po yun interpretation ng Biblia, kundi interpretation po yun ng isang Jesuit na si Francisco Rivera. Ating kukunin yung sulat ni George Lado, no, George Eldon Lado, yung kanyang aklat na The Blessed Hope, A Biblical Study of Second Advent and the Rapture. Kasi nagtuturo ito si Lado patungkol sa rapture, no? Kasi isang Protestant Bible scholar ito. Pero saan niya kinukuha ang kanyang turo? No? Yung kanyang biblical study. Ating titingnan yung kanyang quote, kinuha niya ano, in 1590, Rivera published a commentary on the Book of Revelation as a counter-interpretation to the prevailing view among Protestant, which identified that the papacy with the Antichrist. Antichrist would be a single evil person who would be received by the Jews and build up Jerusalem. Kung ating titingnan ang kasaysayan, ganito po kasi yung background nito. Nang pinag-aralan ni Martin Luther ang Daniel 7, nakikita niya, di ba mapapansin ninyo, ang Daniel 7, mayroon pong apat na hayop. Ang lion, ang bear, ang leopard, at saka terrible beast. At mula sa ikaapat na hayop, sumibol at mayroong sampung sungay. At pagkatapos sa sampung sungay, sumibol ang maliit na sungay. Pinag-aralan niya ni Martin Luther. At sa pag-aaral ni Martin Luther, itong sampung sungay, ito yung division of Western Europe, yung mga bansa, yung maliit na sungay, nakikita ni Martin Luther na ito yung pagsibol ng power ng papacy. At tinawag ni Martin Luther na itong maliit na sungay ay walang iba ang tinutukoy dito ang papacy. At ginagamit din niya ang mga ibang referensya sa Apokalipsis. At ginagamit ni Martin Luther ang 2 Thessalonians chapter 2 na ang Antikristo umuupo sa templo ng Diyos at nagtatanyag sa kanyang sarili na katulad ng Diyos. At itong talatang ito, ginagamit ito ni Rivera. Sabi niya, kung ito ang iyong interpretation,
if you probe, kung iyong pinag-aralan, sabi ni Rivera, kung pinag-aralan ito ni Martin Luther na ang Antikristo ay ito, dahil pinag-aralan ninyo, kung ating babasahin yung sulat ni Merle Ubigny, kung ating titingnan, Luther probed by the revelation of Daniel and John and the Apostle Paul, no, yun sa Tesalonica, at ni Pedro, ni Jude, ay tinuturo, predicted, described to the papacy. Pero anong sabi ni Rivera? Sabi ni Rivera, ito yung counteract ni Rivera. Sabi ni Rivera, no. Sabi niya, yung interpretation ni Martin Luther ay hindi tama. This prophecy doesn't apply to papacy at all. The little horn that came out of the fourth beast was cut off by God and moved it down to the end of time, and that Antichrist only refer to a super evil bad guy who will show up at the very end of time. Ito yung interpretation ni Francisco Rivera. Sabi niya, Martin Luther, ang iyong interpretation ay hindi tama. Kasi pag inyong babasahin ang Second Thessalonians, nauupo siya sa templo ng Diyos. Saan ba nakalagay ang templo ng Diyos? Sa Jerusalem. At ang templo ng Diyos sa Jerusalem, nauupo at itatanyag niya ang kanyang sarili na katulad ng Diyos, hindi yan nagre-refer sa whole system ng papacy, kundi nagre-refer lang yan sa isang tao. At yung isang tao, that Antichrist only refer to one super evil bad guy who will show up at the end of time. At ito yung tatanggapin ng mga Hudyo, will accept by the Jew at the end of time. Kaya nga ito yung interpretation. Kaya nga marami sa mga Protestant ngayon na naniniwala sa tinatawag ng 7 years tribulation. Bago ang 7 years tribulation, mayroon mo ng rapture. Kasi yung 7 years tribulation, that is the reign of Antichrist. At alam ninyo, ang interpretasyon na yan ay hindi po yon nagmula sa interpretasyon ng mga Protestantismo, kundi nagmula yan sa isang Jesuits na kinumisyon na i-counter ang gawain ng Protestantismo. Masisira nila ang interpretasyon ng Protestantismo. Dalawa ang kanilang pagsira. Paano nila nasira ang Protestant doctrine? Yung isa, Predester, na ang gumagawa si Ignacio Loyola, at ang futurist naman si Francisco Rivera. At lahat ng turo ni Francisco Rivera nagiging turo na ngayon ng Protestantismo. Ang turo nila ni Martin Luther at ang mga ibang reformador noon nawawala na sa kasaysayan. At wala nang nagtuturo sa turo ng dating mga reformador. Eh nga, pangalawang council na nagpapabagsak sa Protestant. Ito ay ang Second Council ng Vatican, yung The Council of Vatican II. Narinig ba ninyo yung Council of Vatican II? Atin yung itatalakayin ngayon, sapagkat ito yung nagpapabagsak. Kung ang interpretasyon ni Rivera ginagamit ngayon ng mga futurists, ng mga Bible scholar, ng mga Protestant, at ito na ngayon ang nagiging interpretasyon nila, at naniniwala na sila sa secret rapture, ay isa po yung delusyon. Mag-ingat po kayo sa mga doktrinang yan. No? At ito yung Santo Papa, bago nila itinatag ang Council of Vatican II, nagkakaroon ng eleksyon ng bagong Santo Papa. Ang Santo Papa, si Pope John 23. Si Pope John 23, ito po yung elected sa 1959. Sabi niya dito, the Second Vatican Council and the Charismatic Renewals. Kung ating pag-aralan itong Council ng Vatican II, ito po yung sumisira sa buong Protestant belief. Ito po, on 25 January of 1959, only 2 months after his election as Pope John 23, surprised the world by announcing the Council to give the Church the possibility to contribute more efficaciously to the solution of the problem of the modern age. The joyful echo brought about
by its announcement, as well as the lively interest of the part of non-Catholic and even non-Christian, proves in the most eloquent manner that the historical importance of the event has not escaped anyone. Na mapapansin ninyo, nang naiilik ito si John 23, ina-announce niya na sa 1959, ang 1959 kasi yun yung eleksyon na kung saan iniilik ang bagong papa na si John 23. At ina-announce niya na hindi magtatagal ay magkakaroon ng isang konsilyo ang Katoliko. At ito po yung tinatawag na the Second Vatican Council na nangyayari sa 1962 natatapos sa 1965. No? At ito po yung pinangunahan ni John 23. At ito po yung nagsusurprise sapagkat ina-announce ito sa lahat ng mga tao, mayroon pong programa silang bubuin at ang programa ng Second Vatican Council, ito po yung nagpapabagsak nang inadapt ang interpretation ni Rivera, hindi po nagtatapos ang Katoliko noon. Hindi pa napapabagsak nila ang Protestantismo. At alam ninyo kung paano nabagsak ang Protestantismo nang natapos ang Second Vatican Council. Ating titingnan ang ano. At sino po dito ang pinili ni ano John Paul 20 ni John 33 ni John 20 ni ang papa na si John 23 pinili niya ang ano si Cardinal Joseph Sinin. Ito po yung si Joseph Sinin, ito po yung being inheriated on ano chosen by the Pope 23 to be one of the chief architect of the Second Vatican Council. No, sa meeting na yan. Sa, kung mayroong council ng Second Council, ang Vatican, ay siya po ang pinaka-chief na nangunguna dito sa council na ito. At ito po yung sabi ni Sinin. Sabi ni Sinin, "Since I have had this charismatic experience, my allegiance to the Holy Father as a vicar of Christ in the world has been heightened and strengthened. My appreciation for Mary as the co-mediatrix and co-mediatoris, sabi niya, to my salvation has been assured. My appreciation of the Mass, of the sacrifice of Christ has now been heightened. Mapapansin ninyo, ito yung sabi ni Sinin na sapagkat siya ang pinili, isang pribilehiyo na kanyang susundin lahat ang pinagbigay sa kanyang kamay sapagkat siya po ang nagiging chief architect, paano nila bubumuuin. At si Sinin, mayroon po siyang karanasan sa ano, charismatic experience. Napapansin ba ninyo sa Second Vatican Council sapagkat si Sinin po dito ang chief, paano nila pababagsakin ang Protestant? Walang ibang layunin dito ang council na ito, kundi kanilang ipapatumba ang lahat ng nagprotesta laban sa kapapahan. At alam ninyo kung kailan natumba o bumagsak ang mga Protestantismo at anong nangyayari sa Protestantismo, nagiging biktima nila at ang lahat na Protestantismo nagiging anak nila na nagiging patutot na katulad nila. Paano ko sasabihin? Ito, sa 1962, Pope John Paul 23, ito yung convened the Vatican II. Sabi niya dito, the major aim, ano ba ang major aim ng kanilang council? Nakikita ninyo yung larawan, napakaraming mga cardinals. Ano yung sa kanilang council? The merging of all Christendom and finally, the blending of all religion across the planet. Ang layunin sa council na ito na ang lahat ng mga relihiyon sa buong mundo, no? Finally magkakaroon ng blending ang lahat ng religion, ang layunin nila na wala ng Protestantismo sa buong planeta, lahat ng mga relihiyon sa buong mundo magiging isa. Paano nila 'yon gagawin? Ito 'yon. Anong vehicle na gagamitin nila? Paano nila patutumbahin ang mga Protestantismo? Using celebration activity. Celebration terminology
and the power of music to facilitate the change. At alam ninyo ang kanilang vehicle, paano nila patutumbahin ang Protestantismo. Sisirain nila ang worship, sisirain nila ang doktrina, at ano ang kanilang vehicle? Music. Music activity, using celebration activity. Gagawin nila na ang mga pananambahan ng mga Protestant, celebration. Tayo'y nananambahan, hindi mag-aaral sa salita ng Panginoon, kundi magpupuri sa Panginoon, sa samba sa kanyang pangalan. Kaya mapapansin ba ninyo ang mga pananambahan ng mga Protestant ngayon? Is a celebration activity. No? Ang layunin ba sa kanilang pagpunta sa simbahan, pag-aaral ng malalim sa salita ng Panginoon o pagpupuri sa pamamagitan ng kanilang pag-aawit, no, sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang mga kamay, sa pamamagitan ng kanilang pagsasayaw, sa pamamagitan ng kanilang mga gesture, kasapagkat kung mayroong pananambahan, ang layunin ay ang pagsamba sa harapan ng Panginoon. Pero isang bagay ang kanilang nakaligtaan. Kinalimutan nila ang pag-aaral ng malalim sa salita ng Panginoon sa panahon ng kanilang pananambahan. Kaya nga ito yung kanilang vehicle using celebration activity. Sisirain nila ang mga Protestantismo sa pamamagitan ng kanilang vehicle. Mayroong tinatawag na mga insiders sa lahat ng mga simbahan ng Protestant at magiging mga pastor nila at ituturo nila ang celebration activity. Kaya nga sa pananambahan ng mga Protestant, minsan hindi mo malaman kung parang diskuhan na ang simbahan. Kasi maraming nagsasayaw, nagiging sayawan na. No? At ano pa? No? Taasan ng mga kamay sa pagpupuri, parang sayawan na, at hindi higit sa lahat, mayroon ng mga kumbo, may mga cymbals na. Na mapapansin ninyo, ang sanlibutan pumasok sa iglesia, walang standard. Kasi sinira na nasa utak ng Katoliko, paano nila sisirain ang ano, Protestantismo. Celebration terminology. Gagamitin nila ang celebration, ang kanilang pananambahan ay isang celebration na pananambahan. The power of music to facilitate the change. Ang kapangyarihan ng awit. Kaya mapapansin ninyo ang mga awit ng mga Protestant ngayon, walang standard. Pero sa amin mga Seventh-day Adventist, hindi pwede yan. Ang aawit sa simbahan namin kailangan makapasa sa standard ng Biblia. Kaya nga, mayroong solemnity kung aawit sa harapan ng Panginoon. Pero ang Protestant, walang solemnity. Kailan yan sinira sa Council ng Vatican II? Ano pa? Ito yun. Sitford songs and musical celebration services as the most effective celebration utilizing popular religious song and relating music to various cultures and temperament of the people. Tama, ito yung mga ano niya, Document of Vatican II, page 84 and 91. Ito yung kinuha natin yun sa dokumento nila sa Vatican II, sa Council ng Vatican II. To sit forth song, musical celebration service as the most effective religious song, relating music and various cultures and temperament of the people. No, mapapansin niyo yung mga gesture, yung temperament of the people. Ano-ano yan? Ano? Get the churches accustomed to revitalize styles of celebration service. Reduction inhibition, lack of physical gesture, bodily attitudes, and movement. Kaya nga mapapansin niyo sa pananambahan ng mga Protestant, mayroong mga sayawan, mayroong mga pataasan ng kamay. Hindi mo alam kung ang pananambahan nagiging ano na rin, nagiging sayawan. At hindi lang yan, no? Ang mga music nila matindi din. Kaya nga minsan sa mga music ng mga Protestant, hindi natin alam music ba ito ng sanlibutan o music ba ito patungkol sa Panginoon. Kasi walang standard. Ang ating titingnan, ito yung ano nila. So ang kinuna natin na aklat ay document of Vatican II, page 84 and 91. Yung ating titingnan ang sunod. Si Pope, ano, ang kasunod ni Pope 23 na nagiging propagator sa charismatic
no, sa mga Catholic Charismatic, ang nagiging propagator sa programa ng Council of Vatican II after 10 years, kasi si Pope Paul VI, ito yun, was elected, napalitan na si Pope 23, speaking to the International Conference of the Catholic Charismatic Renewal on May 19, 1975, encouraged the attendees in the renewal's effort and especially to remain anchored in the Church. 1975 marks the years of the renewal coming of age in the Catholic Church. Pope Paul VI told to the group of 10,000 charismatic cardinals. No, ito yung mga, mayroon silang binubuo na mga cardinals, na mga charismatic cardinals. Kasi kasama sa kanilang mga plano, no, ang mga cardinals nila magituturo nila kung ano ang gagawin nila, yung mga Catholic Charismatic, katulad sa ating panahon na ngayon, ano bang mga Catholic Charismatic na grupo mayroon ngayon? Ang grupo ni Mike Bilardi, ito po yung tinatawag na Catholic Charismatic yan. Papansin ninyo, ang estilo na ginagawa ni Bilardi, katulad ng estilo sa ginagawa ng Protestant. So very confusing yan. Kapag magkakaroon ng pananambahan ang Catholic Charismatic style, hindi na sulimne. Kaya nga, dalawang uri ang Katoliko. Yung isa, charismatic style. Yung isa naman, sulimne na uri. Kasi ang sulimne na uri, ito yung mananawagan. Kapag makumpuse na nila ang Protestant through music, mananawagan na sila. Ang una nilang gagawin, paano mapabagsak nila ang Protestantismo, lasingin muna nila sila sa pamaraan ng kanilang pagsamba. At kapag malasing na, ma-divert na ang kanilang attention sa celebration, ma-divert na ang kanilang attention na ang katotohanan hindi na titingnan ng Protestantismo, naka-focus na lang sila sa worship at sa pananambahan, mananawagan na ngayon ang Katolikos na sila po'y manumbalik sa kanilang ina. Bakit manumbalik sa kanilang ina? Kasi nalasing na ang mga Protestant at lahat na nalasing, wala na sa matinong pag-iisip at mananawagan na ang Katoliko na sila'y manunumbalik sa kanilang ina sapagkat ang Katoliko ay ina ng Protestantismo. At ngayon ang nangyayari ngayon, wala nang natirang Protestantismo noon na nagprotesta laban sa kapapahan. Bakit? Nang ginawa ang Council ng Vatican II, lahat ng mga Protestantismo nalalasing na sa paraan na ginagawa ng Katoliko. Nothing is more necessary to this more and more secularized world than the witness of the spiritual renewal that we see the Holy Spirit evoking the most diverse region and milieu. How then could this spiritual renewal not be a chance for the church and for the world? And how this cease would be not take all the means to ensure that it remains so? So ito yung propagator na nagpro-promote ng Catholic Charismatic Renewal na sa kasama ng kanilang programa sa pamamagitan ng music ay ano. At sa panahon na sa ano na yan, na si Pope Paul VI, na habang tinuturo niya ang paraan paano gagawin, at ito po yung nangyayari, nahihirapan po ang mga arkobispo, mga cardinals, nahihirapan po silang sumayaw sa kanilang unang pagkakataon. Tinuturuan sila ng Santo Papa, ito ang inyong gagawin. Babaguhin ninyo ang style ng Katoliko. We are Catholic Charismatic now. Hindi na tayo katulad ng Katolik noon na sobrang seryoso. Babaguhin natin ang ating estilo para ma-attract natin ang lahat na Protestantismo. Masisira natin ang paraan ng kanilang pagsamba sa pamamagitan ng bagong estilo ng mga awit at ang mga awit na ano na ang mga awit natin papasok sa kanilang mga simbahan. Bakit papasok sa kanilang simbahan? Mayroon po silang tinatawag na mga insider. No? Mayroon po silang mga secret agent na magiging pastor sa lahat ng mga Protestant churches at ito po'y gagawa ng pagbabago sa bawat iglesia ng mga Protestantismo. Sabi niya dito, bishop and archbishop and cardinals struggling to keep their hats in place, sang and dances ecstasy
embracing one another, raising their arm to heaven. Ito yung ginagawa nila sa pagsamba. No? Ang mga pananambahan na nakataas ang kamay, sino po ang utor niyan? Hindi po ang mga Protestantismo, kundi ang Katoliko. Kailan yan nila ginagawa? Sa Council ng Vatican II. No? Ang ano ang kanilang layunin? Sisirain nila ang ano grupo ng Protestant. At kapag masira na nila, manawagan na sila na sila ay manunumbalik. Sino po ang pinakautor sa ganitong uring turo? Kung inyong pag-aralan, isang Jesuits ang pinagmulan sa ganitong uri ng pag-aaral. Ang pangalan niya ay si Karl Rahner. Si Karl Rahner is undoubtedly the most important Roman Catholic theologian in the 20th century. His seminal position among the contemporaries result of some extent from his ability to put theology and philosophy into dialogue. Ito po'y napakadelikadong pag-aaral na pinaghalo nila ang theology at saka philosophy. No? Pinag-aasawa niya ang theology at ang philosophy at nakabuo po siya ng uri ng isang estratehiya na masisira niya ang Protestantismo sa pamamagitan ng isang estilo ng pananambahan. Kaya nga binubuo na nila ang Catholic Charismatic. At ang utor niyan sa Catholic Charismatic ay isang theologian, no? Isang Catholic theologian na si Karl Rahner. At ito po yung sabi ni Karl Rahner. Sabi ni Karl Rahner, no? Originated a new religious category. Anonymous Christianity. No? Pinangalanan niya ito na Anonymous Christianity, seeing it embrace Buddhist. Kapag gagawin niyang charismatic, Catholic charismatic, i-embrace ito ng lahat ng mga relihiyon, i-embrace ito ng Buddhist, i-embrace ito ng mga various non-Christian, mga atheists, mga conscientious, upright, and caring, some kinds of faith in God in basically there. Wherefore, they know it or not, said Rahner, and are part of the Christianity that does not call itself Christianity. Pagans who have received grace but are not aware of it. No, mapapansin ninyo, ito yung, si Karl Rahner, mayroon siyang ginawang pag-aaral na kinumbine niya, pinag-aasawa niya, ang theology at saka philosophy. At nakabuo siya ng estratehiya paano niya sisirain ang Protestantismo. At concerning the Jesuits, ang lahat ng utor nito hindi mga papa. Ang utor sa pagbagsak ng Protestantismo ay ang mga Jesuits na kinomisyon ng Papa C. At concerning the Jesuits, ito yung sabi ni Alberto. At ito yung kanyang sulat, ito yung Jack Kick the Crusaders, ito yung series volume 13. Catherine Kallmann was one of the Rome greatest undercover agent. No, si Catherine Kallmann, ito pala yung isang undercover agent assigned to penetrate the Pentecostal and Protestant through the charismatic movement. She was a master of hypnosis, had tremendous psychic power. As a reward for her outstanding work, she was granted a private audience with the Pope. As a result of her work, most now teach unity and seldom preach separation and holiness, which Rome dreaded. Na kung ating titingnan, pagkatapos nila mabuo ang charismatic, Catholic charismatic, ina-assign nila ang mga secret agent nila. At sa kanilang sulat, nasusumpungan na ito si Catherine Kallmann. Si Catherine Kallmann ay isang babae ito. At saan nila ina-assign si Catherine Kallmann? Ina-assign ito na ipinitrate ang Pentecostal Church at ang ibang mga Protestante. At ito itong babaeng ito, mayroon po siyang kakayahan, no? She was a master of hypnosis and tremendous psychic power. Tandaan ninyo, babae ito na nagiging greatest master agent na pumapasok sa mga Pentecostal Church. Ito po yung larawan ni Catherine Johanna Kallmann.
kung ating titingnan. Ito si Johanna Coleman, ay ito po yung May 9, 1907. Ito po yung kanyang ano, at American Fit Healer po ito. Siya po itong isang agent mula sa Catholic. Kinumisyon siyang papasok sa Pentecostal Church, at sa lahat ng mga Protestant, she believed in miracles and deliverance by the power of the Holy Spirit and was part of the Pentecostal arm of Protestant Christianity. No? In 1972, she was known for her healing crusade. Siya po ang unang nagpi-perform, insider po siya, galing siya sa Catholic Church, kinumisyon lang siya ng Katoliko na papasok sa Protestant. At nang papasok siya sa Protestant, siya po ang unang nagpi-perform ng pit healing. Napapansin ba ninyo ang mga Protestant ngayon popular sa pit healing? Kapag ganunin lang ang mga may sakit na tutumba, saan ba yan nagmula? Galing yan kay Catherine Coleman. Siya po ang unang pumasok sa simbahan ng Pentecostal at nag-perform ng pit healing. No? Itinatag niya ang Healing Crusade, no? Sabi niya, in fact, Time Magazine once called her, sabi niya dito, a veritable one woman shrine of Lourdes. Kung mayroong shrine ng, di ba, mayroong babaeng santo na si Lourdes, no? Sikat yan doon sa santo na si Lourdes nagpapagaling. At alam ninyo kung saan yan kinuha ng Katoliko, na isang imahin ni Lourdes na imahin. Alam ninyo kung kaninong larawan yan si Lourdes? Si Catherine Coleman. Siya po ang unang nagpi-perform ng healing miracles, mga pit healing, ngunit piniperform niya hindi sa Katolik, kundi sa mga Pentecostal Church at sa mga Protestant. And she was granted a honorary doctor of Oral Roberts University. In 1972, nag-perform siya ng mga healing crusade. Pero in 1973, si Binihin, habang si Binihin umaatin sa healing crusade ni Catherine, ay dito nag-aaral din si Binihin paano niya matutunan ang healing crusade ni Binihin. Napapansin ninyo yung krusada ni Binihin ngayon, anong Binihin ministry na sikat ngayon sa Amerika, na kapag mayroon kayong sakit, dadalhin lang ninyo sa harapan ni Binihin, at kapag ganunin ang kamay ni Binihin, anong mangyayari? Matumba ang mga tao? No? Sino ang unang nag-perform yan? Saan natututo si Binihin? Kay Catherine Coleman. Na tinuruan siya, isang psychic ito, no? Mayroong kapangyarihan, at dito tinuruan si Binihin paano gagawin niya ang ganitong pit healing na gagawin niya sa maraming mga tao. At ang originator nito ay Catholic, hindi po Protestant. Natuto lang dito si Binihin sa isang insider na kinumisyon ng isang Jesuit. No? It is thanked to Coleman, sabi niya, it is thanked to Coleman that the practice of being slain in the spirit is said to have been made more popular in evangelical circle. Kaya napapansin ba ninyo ang mga Protestantismo ngayon, nakapokus sila sa celebration, nakapokus sila sa pagpapagaling, at hindi na sila nakakapokus sa salita ng Panginoon at sa pagtuturo sa aral ng Panginoon. Napapansin ba ninyo? At dito bumagsak ang Protestantismo sa panahon sa Catholic Charismatic time. Ito si Duncan, no? Ito yung promotor, propagator ito ng ecumenical movement sa lahat ng Protestantismo ngayon sa buong mundo. At kailan yan siya nagpasimula? No, ang kanyang turo gives this description of 1975 Paul Gospel Convention. At the Paul Gospel Businessmen's Fellowship World Convention held in Anaheim, California in the summer of 1975. Various speakers from the different denomination use such expression, charismatic economism, the Lord's economism, and charismatic Eucharist.
the emphasis is on reconciling with all churches was a major theme, and charismatic Catholics were prominent on the program. Catherine Coleman said, "I want you to know that the Pope Paul VI would have fit in every will his great worldwide convention of the PGBMPFI. He would have understood everything that was happening. He would have understood this is a part of God's great plan." Napapansin ninyo yung promotor na ang Katoliko at ang Protestantismo tinatawagan sa isang ecumenical movement na pinangunahan ni Homer Duncan at ni Catherine Coleman, silang dalawa na mga insider mula sa Katoliko na nakapasok sa Protestantismo, sila ngayon ang nangunguna sa panawagan sa isang economical movement ngayon na gumagalaw sa ating sanlibutan. Kailan yan nagpasimula? 1975. Ito yung sigaw ng economical movement na ang lahat ng mga relihiyon sa buong mundo magkakaisa na. At ang kasabay ng panawagan ng Santo Papa na lahat ng sanlibutan hindi na dapat magkakontra, hindi na dapat mag-away-away ang mga turo at mga aral, dapat na tayong magkakaisa. At sa huling kapanahunan ngayon, ano ngayon ang sikat na movement ngayon? Ang John 17 movement. Ito na ang sikat sa ating kapanahunan ngayon at malapit na silang matatapos. Ang Protestant at ang Katoliko ngayon ay nag-join hand together, nagkakaisa na. At next year, by October 31, 2017, ito yung pinakamalaking celebration sa John 17 movement na kanilang gagawin. At patunayan nila sa buong mundo na wala ng Protestantismo sa harapan ng mga Katoliko. Putulin na nila ang terminolohiya na Protestant, sapagkat hindi na sila karapat-dapat tatawaging Protestant. Kasi susundin na nila ang panawagan ni Jesus Christ na silang lahat magiging isa na katulad naman natin na iisa. Yung panalangin ni Jesus Christ sa John 17. Pero ito po'y dangerous movement. Ito po'y delikadong movement na kapag sasali kayo niyan, ay hindi kayo sasali sa panig ng Panginoon. In the same convention, Roman Catholic priest and John Bertuccoli, a mid-evening speaker, told of this Holy Spirit baptism and said, "During the week, we have charismatic mass, just a gorgeous experience of worshiping the Lord in the midst of the Holy Eucharist. We continue, but you know that the Lord is doing the whole new things. He pouring out His Spirit on all flesh and all denomination on everybody. And this is the Lord's economism." No? Lahat ng mga relihiyon na naniniwala na sila, mayroon ng mga convention silang itinatatag. Mayroon ng mga pag-iipon ang mga Katoliko at ang mga Protestantismo ngayon. Bakit nangyayari yan? Kasi napabagsak nila ang Protestantismo sa dalawang council. Ang Council ng Trent at ang Council ng Vatican II, Second Council ng Vatican II. Sa dalawang council na ito, bumagsak ang turo ng Protestantismo ng Catholic is the Antichrist. At alam ninyo, isa na lang ang nagtuturo ngayon na ang papacy, ang the whole system of the papacy, is the Antichrist, no other than the Seventh-day Adventist. And I'm proud of that I belong to the Church. Sapagkat dito natin makikita na ang panig ng Panginoon. Kaya nga, dati ang Protestantismo against the Catholic, pero ngayon, in accordance with the Catholic na. Dati, tinuturo nila na Antikristo, ngayon, wala ng Protestantismo na nagtuturo na ang papacy, ang tinatawag na nila ang papacy ngayon na spiritual leader sa kanilang mga testimony. Charismatic priests from many different movement meet at the Vatican October 1990 inside the Vatican, March in 1996. Mapapansin ninyo, marami ng mga at kahit ang mga Protestant pastor inimbitahan na nila sa kanilang mga meeting
sa economical movement. Na mapapansin na nimo, nagkakaisa na ngayon ang Catholic at saka Protestant. Wala nang grupo ng Protestant na natitira na nagprotesta against sa Catholic. Catholic Charismatic Movement. Si John Paul II, sabi niya dito sa kanyang address sa 1999, ito yung sa kanyang Pontifical Council for the Laity, "We have experienced the grace of the new Pentecost. There are many signs of hope which have flourished for the mission of the Church, among which we are the discovery and the appraisal of charism, the renewal for evangelization and advancement for lay people." Na mapapansin, the new seal of evangelization and advancement for lay people. Kasi ang Catholicism kasi, mayroon silang evangelicism. Mayroon silang evangelism na ang kasino ang kanilang i-evangelize? Ang Protestant world. Pangaralan nila itong Protestant world. At nasisira nila, nababagsak nila ang Protestantismo sa Second Council ng Vatican II. Pero anong sabi? Babalik tayo sa Sardes. Napapalawak ang ating pag-aaral. Tinatapik ko lang ang mahabang kasaysayan sapagkat tinuturo ko lang sa gabing ito paano ba nangyayari ang Protestantismo na bagsak sa kamay ng mga Katoliko. Ito yung sabi ni Jesus Christ sa Matthew 24 verse 4. "And Jesus answered and said to them, take heed that no man deceive you." Sabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo na sino man ay hindi kayo walang magliligaw sa inyo. Kung ating titingnan ang turo ng mga Protestant mula sa panahon ng 14th century, ito po yung kanilang turo. Ang Waldens, ito po yung turo ng mga Waldens, itinuturo ng mga Waldens na itinataas nila ang Biblia. Si Hus, tinuturo ni Hus ang obedience. Si Luther, tinuturo niya na ang mga mananampalataya babalik sa grasya. Ang Anabaptist, tinuturo ang tungkol sa baptism. No? At ano pa ang turo ng mga grupo ng mga Protestant? Ang pagkasunod sa Anabaptist, si Wesley, tinuturo naman ni Wesley ang holiness. At pagkatapos kay Wesley, ito yung mga Protestant na bumangon, ang mga Millerites movement, tinuturo nila ang aral patungkol sa Second Coming. At pagkatapos sa Millerites movement, ang Advent movement, yung Adventism, tinuturo naman ang patungkol sa Sabat. Mapapansin ninyo, mula sa panahon ng mga Protestantismo, ay hindi po tinuturo ng Panginoon bigla na ang lahat ng mga katotohanan ito tinuturo ng Panginoon sa iisang tao. Ang tungkol sa Bible, tinataas ang Biblia, tinuturo po ito ni Wycliffe at ng mga Waldens. Tinataas ni Wycliffe ang mga tao na ang mga tao babalik sa Biblia. At binabango ng Panginoon si Hus. No? At itinataas naman ni Hus sa kaniyang reformasyon na ang mga tao babalik to the obedience to the Word of God. Anong nakasulat sa Biblia, kailangan susundin. Pero ang turo ni Hus, hindi yan sapat. Hindi yun naglalaman ng buong katotohanan na ang katotohanan patungkol lang sa pagsunod. Ibinango ng Panginoon ang kasunod na reformador at ito po si Martin Luther at tinuturo naman ni Martin Luther na ang kaligtasan ay by grace. No? Ma-attend natin ang kaligtasan hindi sa sakripisyo kundi sa pamamagitan ng grasya. At pagkatapos ni Martin Luther, binango naman ng Panginoon ang isang reformador, si John Calvin, at tinuturo naman yan yung Christian growth. Na kapag ikaw ay magiging anak ng Diyos, kailangan lalago ka sa iyong pananampalataya, lalago ka sa karunungan, mag-aaral ka sa Biblia. Tinuturo yun ni John Calvin. At ang Anabaptist, natutuklasan naman nila na kapag ikaw pala ay magiging lingkod ng Panginoon, kailangan bautismuhan ka. Kaya lumabas yung aral ng Anabaptist ang patungkol sa immersion. Pero hindi yan sapat, magkakaiba ang kanilang mga turo. Si Wesley naman, tinuro ni Wesley ang holiness. Kailangan ang kabanalan sa paglilingkod, maranasan ang sanctification. No? At si Miller, tinuro naman, hindi lang yan kailangan, kundi kailangan din natin maghintay sa Panginoon. At alam ninyo, lahat ng mga katuruan ito, lahat ng ibinango ng Panginoon, nagiging relihiyon ngayon. Ang mga Waldens, nagiging isang grupo, ang Wycliffe, nagiging isang relihiyon. Si Hus, nakabuo din siya ng isang relihiyon. Si Luther, mga Lutheran ngayon,
no, sa mga Calvinists, ang mga Baptists, ang mga Wesleyans, napapansin ninyo napakaraming relihiyon ngayon. Pero hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Bakit binango ng Panginoon ang reformador? Ang isang katotohanan ay ibinango ng Panginoon ng isang reformador. Binigay sa kanya ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan noon, nang bumangon ang reformasyon sa Sardis, ang Protestant Reformation, ibinigay ito ng iisa-isa, hindi lahat. Hindi binigay ng Panginoon ang isang katotohanan sa isang mga ngaral, kundi ibinigay ito sa bawat yugto ng panahon. Ibinango niya uli ang katotohanan sa magkakaibang yugto ng mga panahon. Ngunit itong lahat ng mga katotohanan ito, kasabay itong pinag-aralan ng mga Seventh-day Adventists, at ito ngayon ang nagiging doktrina, buong doktrina ng Seventh-day Adventists. Kaya nga mayroon kaming tinatawag na 27 fundamental beliefs. Lahat ng pinag-aralan, tinuturo ng mga reformador sa panahon ng medieval time, sa panahon ng Protestant Reformation, pinag-aralan namin lahat yon. At lahat ng turo ng Protestantismo, nagiging turo namin ngayon, no, kasabay na ang turo ng Millerite Movement patungkol sa second coming, no, at ito ngayon ang nagiging Advent Movement, mga Adventistas del Septimo Dia na nagtuturo na ang tamang araw ng pagsamba, hindi Linggo kundi Sabado. At ito po yung turo na tinuturo namin ngayon. At ang Seventh-day Adventist, ito na lang ang nagtitirang Protestant movement sa kapanahunan ngayon. Wala nang natitirang grupo na Protestantismo, no, walang iba kundi ang Seventh-day Adventist. At magpapasalamat kayo na mayroon pang mga ngaral na Protestantismo ngayon natitira, isa na lang. At ito yung aral namin ngayon na dinadala namin sa buong sanlibutan. Ito po yun ang mga Protestantismo ngayon. May dala po silang ilaw mula kay Wycliffe. Pinasa ni Wycliffe ang ilaw kay Martin Luther. At pagkatapos kay Martin Luther, pinasa niya ang liwanag kay John Knox, kay John Newton. No, at pagkatapos kay Newton, kay Wesley. Ito po yung liwanag ng katotohanan na dinala sa ating kapanahunan ngayon. Kung mayroon pong liwanag ang Seventh-day Adventist na dinadala namin ngayon, pinapangaral sa YouTube, ito po yung liwanag ng dala-dala ng Protestant Church sa medieval time ng papal supremacy. At ang liwanag na ito, dala-dala namin ngayon. Ito po yung isang katotohanan. Ano ba ang mga isyu na dapat nating matutunan? Ito po yung mga issue, greatest issue. No? Ating nakikita ang greatest issue, Satan's counterfeit at saka God's truth. Ano ba ang mga yung authority? Ang issue, ang otoridad? Ang turo ng simbahang Katoliko, ang turo nila na ang otoridad, ang mayroong otoridad, ang church council. Kaya nga tinuturo nila yung the church is above the Bible. Pero totoo ba yan? Hindi yun totoo. Ano ba ang katotohanan? Ang mayroong otoridad, ang God's truth is ang Word of God. Ang mayroong otoridad na dapat nating batayan ng ating pananampalataya, hindi ang iglesia, kundi ang salita ng Panginoon. Pangalawa, yung prayer. Ini-introduce ng Satan's counterfeit na manalangin sa mga imahin, sa mga ribulto, sa mga images. Kaya nga, marami pong mga ribulto, ginagawa ang mga Katoliko, marami pong ginagawang mga santo. Ito po'y counterfeit ni Satanas. Pero po, ano po ang turo ng Panginoon? Kanino tayo manalangin? Manalangin tayo sa Diyos, sa pangalan ni Jesus Christ. Kasi lahat nating panalangin, tatanggapin ng Ama kung gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Pero hindi po yun tinuturo ng Simbahang Katoliko. Ano po ang greatest issue? Pangatlo, yung intercession, ang salvation. Ang salvation, tinuturo ng Simbahang Katoliko, ito po yung Satan's counterfeit, na ang human work, kailangan magpapalo ka, sasaktan mo ang iyong sarili, mag-indulensya, no? At mayroong mga panalangin na bayaran mo pa. Ay pira-pira lang yan. Pero ang katotohanan, si Kristo po ay ang ating batayan, ang ating kaligtasan, Christ's grace. Maliligtas tayo sa pamamagitan lamang ng kanyang grasya, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ang intercession, ang pamamagitan, no? Ang greatest issue, ang intercession, tinuturo ng Simbahang Katoliko, ito yung Satan's counterfeit na ang mga kapag tayo magkakasala, kukumpisal tayo sa mga pare. No? Pero hindi po yun ang katotohanan.
ang katotohanan na nakasulat sa Biblia, hindi po tayo sa mga pare lalapit, kundi lalapit po tayo kay Jesus Christ. No, ano pa yung kasunod na greatest issue? Yung worship. Ang araw ng pagsamba, ang Satan counterfeit, ay ang pananambahan ay araw ng Sunday. Pero pag titingnan natin ang katotohanan sa Biblia, hindi po araw ng Linggo, kundi araw po ng Sabado ang tunay na nakasulat sa 10 kautusan ng Diyos. At anong nangyayari sa mga Protestant ngayon? Ano bang araw ng pagsamba? Kung bakit ang mga Protestante nagiging patutot, kasi kung ano yung turo ng mga Katoliko, nagiging turo din nila. Ano bang araw ng pananambahan ng Katoliko? Yung Satan's counterfeit. Ang counterfeit ni Satan, ang araw ng pananambahan, araw ng Linggo, at tinanggap po yun ng Protestantismo ngayon. No, mapapansin ninyo, lahat ay hiwalay sa katotohanan. Ang turo tungkol sa kamatayan, ang turo ng Katoliko, ang Satan's counterfeit ng turo ng Katoliko, ang kaluluwa, walang kamatayan. At yun din ang turo ng mga Protestantismo ngayon. Kapag mamatay ang tao, nasa piling na ng Panginoon, nasa piling na ni Lord. Pero hindi po yung totoo. Ang katotohanan sa Biblia, kapag mamamatay ang tao, babalik siya sa alabok sa lupa at ang kanyang kalagayan, siya po'y natutulog. Gigisingin lang siya ng Panginoon kapag darating si Jesus Christ. Yun po ang turo ng Biblia. Ang sa baptism, ang tinuturo ng simbahang Katoliko, si Aymay, ang baptism ay sprinkling and pouring. Bubuhusan na lang. No? At ang turo ng Biblia ay immersion. Ang turo ng tamang turo ng Biblia ay paglubog sa tubig. Hindi po 'yun tinuturo na nililihis sa katotohanan. Ano po ang turo ng patungkol sa kautusan? Ang turo ng Satan's counterfeit, ang kautusan ay naabolish na. Ito yung turo ng mga Nicolaitans. Nang namatay si Kristo, naabolish na ang kautusan. Yan din ang turo ng mga Protestantismo ngayon. Ngunit yan po ay Satan's counterfeit, no? At yan ang turo din ang Katoliko, hindi na nagtuturo ng kautusan. Mapapansin ninyo, pero ano ang turo ng Panginoon? Sa Biblia, ang kautusan ay mananatili ito magpakailan-kailanman. Walang hanggan ang kautusan. So ating napag-aralan ang mga greatest issue, ano ang Satan's counterfeit, ano ang turo ng Diyos, ito po nalalaman natin ang malaking pagkakaiba. Ngayon ating pag-aralan ang kasunod. Ano bang sabi ni Jesus Christ sa Mateo 15, versikulo 9? Kung ating babasahin yung 15, verse 9, kapag umpisahan ninyo yun sa 7, sabi niya dito, "In vain they worship me, teaching as doctrine the commandments of men." Itong mga simbahang ito, yung Katolisismo at Protestantismo ngayon, walang kabuluhan ang pagsamba ninyo sa akin na inyong tinuturo ang mga utos ng mga tao. Kung mayroong mga doktrina na nabubuo ang mga grupong ito, nagmumula po yun sa spiritual Jezebel. At ang mga Protestantismo ngayon, nagiging anak ng spiritual Jezebel. Ano ang turo ng Katoliko ngayon? Tanggap na rin ang Protestantismo ngayon. Ngayon ating titingnan, ano bang sabi ni Jesus Christ? Ibinagsak ba niya ang kautusan? Uwinala ng kabuluhan. Anong sabi ni Jesus Christ? If you love me, keep my commandments. Hindi pwede na alisin ang kautusan. Kaya nga mapapansin ninyo, woe to you, scribe and the Pharisees. Ito po yung tinutukoy ni Jesus Christ ang mga pari na nagtuturo. Hypocrites, for you clean the outside of the cup and this, but inside, they are full of extortion and self-indulgence. Itong mga mangangaral na ito, sabi niya, kahabag-habag, kawawa kayo mga eskriba at mga pariseo, mga hipokrito. Nagpakungwari, no? Nilinis ninyo ang labas, ngunit bulok ang loob. Having a form of godliness, but denying its power, and from such people turn away. No? Ano bang mga turo ng mga simbahang ito? May mga forma ng kabanalan, pero ang kapangyarihan hindi makikita sa loob ng kanilang iglesia. Kahit mayroong pananambahan, pero hindi nakikita ang kabanalan. No? Sabi ni Panginoon, lalayo kayo, sabi ni Apostol Pablo, lalayo kayo sa kanila. Kaya nga ito yung mensahe sa Sardis, be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. Sabi niya, ito yung panawagan niya sa iglesia ng Sardis. Kasi sabi niya, mag-ingat ka, no? At palakasin mo ang kakaunti na natitira.
Kahit sapagkat ito'y malapit nang namamatay. Ano bang nangyayari sa turo ng Protestantismo noon? Namamatay ba? Namamatay. Pero iilan lang ang natitira na bumangon sa turo ng Protestantismo noon. Iisa na lang ang natitira. And that is the teaching of the Seventh-day Adventists. Mapapansin ninyo, iyon yun ang, ano, dito tayo sa council. Ano bang payo ng Panginoon sa Iglesia ng Sardes sa grupo ng mga Protestant noon? Remember therefore, sabi niya dito, remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Therefore, if you will not watch. Now, sabi niya ito, I will come upon you as a thief and you will not know what hour I will come to you. Now, sabi niya, be watchful and watch. Sabi niya, ito yung remember what you receive. Hold fast and repent. Sabi niya, panghawakan mo yan at magsisisi ka. Kasi, ano, kung hindi ka mag-iingat, darating ako at sa oras na hindi mo at parusahan siya ng Panginoon. And then, you have a few names even in Sardis who have not defiled their garment and they shall walk with me in white for they are worthy. Sabi niya, mayroon lang iilan na sa inyo na lumalakad na naglilinis ng kanilang mga damit. Ibig sabihin, kukunti lang ang natitira sa mga Protestantismo na bumangon, na nanatili, na nagdamit ng maputi sa harapan ng Panginoon, na nagiging worthy. Kaya nga, ano, remember how you receive and heard. Kaya nga, ito yung payo ng Panginoon. Alalahanin mo kung paano mo ito tinatanggap at napakinggan. Ito yung mensahe ng Panginoon. Paano mo ba tinanggap ang mensahe ng Panginoon at napakinggan? Alalahanin mo yan, huwag mong kalimutan. Ito po ang payo ng Panginoon. Ano kasunod? Hold fast and repent. Ito po yung panawagan ng Panginoon, panghahawakan mo ito nang matibay at magsisisi ka kung mayroon kang pagkakamali, pagsisihan mo. Kasi tatanggapin tayo ng Panginoon kapag tayo magsisisi. Sa verse 5, he who overcomes shall be clothed in white garment and I will not blot out his name from the book of life. Sabi niya, no? Siyang na magtatagumpay akin siyang damitan ng maputing damit at hindi ko aalisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. But I will confess his name before my father and before the angel. At sasabihin ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa kanyang mga anghel. No? Anong mangyayari ang magtatagumpay? Ito yung panukala ng Panginoon. Ito yung kanyang reward. Isusulat ng Panginoon ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. At magiging kabilang ka sa mga magtatagumpay. Ito yung panawagan niya sa medieval time na nawagan ang Panginoon sa Iglesia ng Sardes, ang kanyang bayan sa iglesyang ito sa panahon ng Reformasyon, na sila'y magtatagumpay. At kapag magtatagumpay sila, isusulat niya ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Anong sabi sa Lucas 10:20? Nevertheless, do not rejoice this that the Spirit subject to you, but rather rejoice that your name are written in heaven. Nang bumalik yung 70 na kinumisyon na mga ngaral, sabi ng 70, Panginoon, ang mga espiritu nagpailalim, kahit ang mga masamang espiritu nagpailalim sa aming kapangyarihan. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matuwa na kahit ang mga espiritu nagpailalim sa inyong kapangyarihan. Matuwa kayo na ang inyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. No? If anyone takes away from the word of this book, of this prophecy, God shall take away his part of the book of life. Pero sino man, mga tao na aalisin ang salita sa propesiyang ito, aalisin din niya ang kanyang bahagi from the holy city, from the things which are written in the book. Now, mapapansin ninyo sa verse 5, Revelation 3:5, he who overcomes shall be clothed in white garment. Anong pangako ng Panginoon sa mga magtatagumpay? Sino mang magtatagumpay? Sino mang mga Protestantismo na mananatili sa turo ng Panginoon ay susuutan ko siya ng maputing damit. The symbol, the righteousness of Christ. Sa Revelation 7:13, then the one of the elder answered, seeing to me, who are these arrayed in white clothes? Sino ba itong nagdamit ng maputi na sinuutan ng maputing damit? Where did they came from?
And I said to him, "Sir, you know." So he said to me, "There are they one who are come out of great tribulation and washed the robes and made them white in the blood of the Lamb." So what, sino yung nagtatagumpay? No? Na yun itong nakakaranas ng isang malaking tribulation. Ang iglesia ng Sardis nakakaranas ng tribulation. Nakakaranas ng inquisition. Pero bagamat sila nakakaranas ng inquisition, sinusuutan sila ng maputing kasuutan, dinamtan sila ng Panginoon ng isang dadamit na maputi. Pinaputi nila ang kanilang kasuutan sa pamamagitan ng dugo ng kordero. "I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in God, for He has clothed me with the garment of salvation." Ang kasuutan, sinusuot lang ng ito ng Panginoon. At sabi ni Isaias, "Ako'y natutuwa na sinusuutan ako ng damit ng katuwiran." "He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decked himself with ornaments, as the fabric adorned herself with her jewels." Now, sa Revelation 3:5, "I will confess His name before my Father and before His angel." Sa lahat na magtatagumpay sa iglesyang ito, sabi ni Jesus Christ, "Sasabihin ko ang kanilang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel." Na ito yung mga taong nagtatagumpay sa mensahe sa Sardes. Righteousness, worth, and integrity, ito yung pangako ng Panginoon sa lahat na magtatagumpay. Sa lahat ng mga magtatagumpay, ibibigay ng Panginoon ang kanyang katuwiran katulad ng maputing damit. At kapag ikaw masusuutan ng kanyang maputing kasuutan, mayroon kang halaga sa kanyang paningin. Ikukumpis ang kanyang pangalan. Sasabihin ang iyong pangalan kapag ikaw ay magtatagumpay sa harapan ng Diyos. "Father, this is the overcomer." No? "Jun Lumingkit." O ikaw na nanonood ngayon, siya ang nagtatagumpay. No? Mayroon kang integrity. Ano ang iyong integridad? Ikaw ay anak ng hari ng universe. No? Ikaw, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man." No? Itong natitirang grupo ng mga maliit na pulutong ngayon na natitira mula sa Reformasyon, bumangon. Nag-iingat ng kanyang kautusan. Sabi niya, "Let us hold the conclusion of the whole matter. Matakot kayo sa Diyos, sundin mo ang kanyang kautusan, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao." Dito tayo sa pangwakas, panghuli. Ito yung closing natin. Ano ang sabi ng Panginoon? "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Ano ang pangwakas na sinasabi sa iglesia ng Sardes? Sino yung mayroong pakinig, makinig kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At alam ko ngayong gabi, ikaw ay natututo ngayon sa isang katotohanan kung bakit wala ng Protestantismo ngayon na nagprotesta against the Catholic. Mayroong programa ang Katoliko. Dalawang konsilyo lang ang kanilang tinatayo. Kung sa boxing pa, no, dalawang round lang ang Protestantismo, bumagsak na. Nalala ko ang sulat ni Ellen G. White, na kung mayroon daw makakaharap na makipag-argue sa harapan ni Satanas na magtatagumpay, no other than God. At ito yun ang nangyayari sa Protestantismo. Ang Sardis ay mayroon silang malakas ang kanilang loob, no? Mayroon silang self-confidence. Dahil sa kanilang iglesia, hindi binabanggit si Balaam, hindi binabanggit ang Nicolaitans, hindi binabanggit ang spiritual Jezebel. Overconfident sila kasi nagprotesta sila laban sa kapapahan. Pero hindi nila nakikita ang risbak ng Katolisismo laban sa Protestantismo. Nagtayo ng dalawang estrategya ang Katoliko. Ang Council of Trent sa pamamagitan ng mga Jesuits, no, na magbubuo ng isang doktrina na ikukontra nila sa doktrina ng Protestantismo. At sa huling bahagi, ang doktrina ng Protestant pinaniwalaan. Ang mga futurists ngayon, ang doktrina ni Rivera,
Ito yung sikat ngayon. Yung secret rapture, ang Antichrist babangon sa Israel sa huling panahon. Ito po'y doktrina ni Rivera. At sana sa gabing ito mayroon kayong natutunan. Ang isang katotohanan kung bakit ang Protestantismo ngayon makipag-isa ngayon sa Katolisismo dahil sa kanilang estratehiya. At ang katotohanan ito magiging ilaw nawa ng buong Protestant world. At kung mapapanood ninyo ito, nawa makikita ninyo ang katotohanan, magbalik loob sana kayo sa turo ng Panginoon. Aalis kayo sa turo ng kaaway. Walang ibang paraan na maligtas kayo sa harapan ng Panginoon. At nais ko kayong ipanalangin ngayong gabi. Dakila naming Diyos, maraming salamat, Ama, na sa gabing ito binuksan ninyo ang isang katotohanan. At kung hindi namin ito sasabihin, Ama, wala nang ibang magsasabi sa kanila. Maring ako na lang ang natitira na magsasabi sa kanila. Ngunit ito'y isang malaking katotohanan na binuksan namin ngayong gabi. Nawa, Panginoon, mahabag kayo sa lahat ng naliligaw na mga Protestantismo ngayon. Ang isang malaking movement ngayon, yung John 17 movement, malapit na sila magtatapos sa kanilang programa. At ako'y naniniwala, ito ang magdadala sa Amerika kung bakit ang Amerika magsasalita ng katulad ng dragon sa huling panahon sa pamamagitan ng John 17 movement. At ito yung dangerous movement sa panahon kung saan kami ngayon namubuhay. Umaasa kami, Panginoon, na ang topic na aming ginagawa ngayong gabi, isang malaking babala, isang malaking warning na ibinibigay mo sa sanlibutan. At sa pamamagitan nito, Panginoon, mahabag ka sa mga taong naghanap ng katotohanan na sila po'y manumbalik sa tamang turo ng Biblia, na hindi sila manliligaw, na sila po'y hindi magiging patutot na magiging anak ng babae sa Revelation 17. Na nagiging anak ng spiritual Jezebel. Umaasa ako, Panginoon, na ang topic na aming ginagawa ngayon ay magiging isang kamulatan na maraming Protestantismo ngayon ba magmamarch sa lalabas sa kanilang kalagayan papunta sa tunay ninyong iglesia. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na inyong binuksan ngayong gabi. Salamat din sa karunungan na inyong pinagkaloob at pinagkatiwala sa aming mga kamay. At aming itong binibigay sa YouTube ngayon, binibigay namin sa sanlibutan upang malaman nila ang malaking katotohanan na ang Protestantismo pinababagsak ng Katolisismo sa pamamagitan lamang ng music at celebration, worship na pumapasok sa iglesia ng Protestantismo at sila'y bumagsak. At umaasa kami, Panginoon, na sila sana'y makakabangon muli at maglilingkod sa tunay na aral na inyong binibigay sa aming mga kamay. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.